Welcome sa aming Two Joints Life and Style Podcast. Dito na naman kami. At matagal na wala si Koy tsaka si Frank eh. Kaya ngayon lang ulit kami nakapag-podcast. Yes, sir. Yes. Brav na kami, brav. Brav na. Kala ko nga pagbalik nyo, ano na kayo eh? Mate? Hey, mate! Brav kami, brav. Tagalan dun. Ano ba yun? Ano ba yung narinig ko lagi sa inyo? Wala, sikat sa topic. Mga sa TikTok rapper yun sa Iloilo. Sikat na line nila ngayon yun. Tagalondon. Yun talaga sinasabi? Oh, Tagalondon? Lyrics nila. Tagalondon? Pero London yung ano nila. London. Pero ba't sinasabing London? Tagalondon sila? Hindi. By na by. Parang yung mga naka... Forma nila ba? Parang Tagalondon. Parang Tagalondon. Naka-popper jacket. Ang inat-inat, diba? Tagalondon. By na by. So ano, kumusta kayo? Ikaw, kamusta ka? Okay. Pumayat ka ko eh. Ang hina kumain nila, Frank eh. Ganun sila kasama. Pag sundo ko sa airport na ito, talaga, lang, parang gumanon talaga ko yun. Oo, nipis ko. Pagtingin ko rin sa salamin eh. Kasi yung mga salamin dun sa Europe, hindi ko kilala eh. Kaya pagtingin ko dun, hindi ko alam kung ano ba, pumayat ba ako, tumaba ba? Kasi hindi ko kilala yung salamin, di ba? Mm-hmm. Kaya nung pag-uwi ko dito, syempre, memorize ko yung mga salamin ko dito, di ba? Yun talagang pumayat ako. Talagang masabi kong pumayat ako, no? Shrink talaga ako, oo, yung shrink. Ang hina, man, ang hina kumain nila, Frank. Mahina. Tapos pagkakain pa sila, hati pa sila dun sa in-order nila. Parang hindi tuloy nakakaganang kumain. Ewan ko, ang ina-expect ko nga, malakas sila kumain. Kaya humina ka rin kumain dun? Oo, dahil hindi sila laging food trip. Ganun, hindi sila laging naghahanap ng pagkain. Ano explanation mo, bro? Hindi kasi pag nagkikita kami ni Koy, lamang na kami ng one big meal eh. Ah, siya hindi pa kumakain. Siya hindi pa. Kami, lagi namin ini-aim na makapag-breakfast kami sa hotel ng malaki. So, kakain ako apat na itlog. Sige, alam mo yun? Load up na ako ng protein. Meron akong protein shake, ganyan. De, pero mahina talaga kayo kumain kasi pag ano nga, pag nag-uwian na tayo, bago matulog, hindi na kayo kumakain eh. Kasi ganun nga yung routine ko eh. So, kakain ako ng malaki ng breakfast at saka pangalawang meal. Tapos the rest, small snacks na lang. Paano magkaiba kayo, lang tayo okay, ng oras. Paano kayo hindi nagugutom nun? Kasi nag-load up na kami ng breakfast. Uwe, so yung yun buong na, araw, binaburn namin yung... Ang dami namin kinakain protina sa umaga talaga. Minimum, apat na itlog plus whey protein pa. So pag protein kasi matagal yun mag-digest, di ba? So parang buong araw halos, busog kami. Tapos may isang big meal pa. Tapos syempre, sasabayan mo pa siguro yung third meal. Kaya yun, hati na kami dun. Ganun. Order sila ng mga sabaw nila doon na ano, hati pa sila. Yun. Para masabayan lang namin si Koy. May sinigang ba sa dyan? Wala. Tol. Walang boses. May sinigang ba doon? Wala. Sa totoo lang, ang pinaka namimiss ko talaga pag nagta-travel, Filipino food. Hindi ko alam kung accustomed lang yung dila ako sa taste ng Pilipinas dahil dito ako pinanganak at lumaki. Or masarap lang talaga yung Filipino food. Kasi pati yung German na nakilala namin doon, ang paborito nga niya sinigang. Sinigang. Oh, parang ang sarap daw talaga ng pagkain sa Pilipinas. So, German yun ha. So, ewan ko, nabuburingan ako sa pagkain nila. Tingin ko, parang puro patatas lang sila dun, tsaka sausage, ganun. Pancake. Yun. Pag ni-research mo, saan ba yung pancake na yun? Dutch. Yung sa Amsterdam? Oh, Dutch pancake. Yung ni-research namin, ano yung parang best food nila? Pancake? Ano yun? Almusal? Side dish lang yun sa Jollibee. Kumbaga yung, di ba parang yun, di natin gano'ng pinapansin yun sa ibang... Saan yan? Sa Amsterdam? Amsterdam. Ba pang manchis kasi? Kaya the best? Pwede rin. Hindi nga kang pang manchis masyado ang pancake eh. Yun ba unahin mong manchis? Bagay. Hindi, sa Amsterdam eh, sa lugar nila eh. Kaya nga, kunyari ikaw, mag-manchis ka, yun ba ang unahin mo? Hindi, syempre. Yung ba unang may isip, pancake? Hindi naman ah. Sila, masaya na sila dun, no? Oh. Ilang years na, yun na yun. Parang yun na yung pagkain. Hindi sila mahilig sa herbs, spices, sa Germany ba, ano bang pagkain nila dun? Patatas nga, yung alam ko, tsaka sausage, yun na yun eh. Tsas yung parang crispy pata na pork. Yung mga pretzel nila? Yung pretzel na matatanggal lang ka ng ngipin pag kinain mo, di ba? Napakatingas tol, pwede pang self-defense. Hindi nga, talian mo yun, no, Koy? Yung dulo, o pwedeng nakakil. Matigas, nagulat ako. Matigas talaga siya, tol. Ganto kaya pagkaluto, nasugat ngayong gdaka. Oh, hindi nila kailalim. Hindi ko na inubos. Nakita ko, binabali-bali nila eh. Tapos matagal nila kainin. Nakita ko sa train, babaliin ng bata. Bali-bali niya maliit. Tapos kakainin niya. Ganun? Ano na gusto niyo pagkain din? Ano? Mga Thai food. Kinakain namin doon. Thai food, duck. Chinese food, Japanese food. Paulit-ulit yun. Asian pa rin. Umiinod kami doon. Hindi namin trip yung mga ano nila doon. Ang masarap doon, duck. Ano ba Tagalog ng duck? Pato. Bibe.
Oh, bibe. Pato, bibe. Bibe ata. Iba ata ang pato. Ano pinagkaiba ng pato at bibe? I don't know. Babae yung pato kasi itim eh. Malaki yung pet. Yung bibe puti. Oh, yun nga yun puti. Pero pares duck yun. Oh, hindi. Pares ibon pa rin sila. Parang kalapati at ibon pa rin sila. Bilib talaga ako sa mga alam nito, no? Galing, no? Ba't kaya ganyan yung mga alam mo? Hindi ko rin alam. Walang tulong. Parang dati sabi niya. Ipis whisper. Ay, ano ba? Langaw pala. Oo, bilang dati bilang sabi niya. Koy, ang lalaking pusa, yung malaki yung mukha. Pag maliit yung mukha, yun yung babaeng pusa. How do? Ganun yung mga alam niya eh. Pero yun, masarap dun duck. Kasi yung mga duck na nakakain ko sa Asia, mabuto tsaka mataba. Pag sa Europe, boneless. Tingin ko nag-weight si mga duck dun. Lean, bro. Oh, maproteina, malaman. Walang masyadong buto, tas hindi masyadong mataba. So, lagi ko nakain dun duck. Tas Chinese yung luto, tas maganda yung ingredients kasi Europe yun, di ba? So, parang sa akin, mas masarap yung duck ng Europe kesa sa Asia. Lemon duck. Nag-send ka nga sa akin ko yun, no? Nung nandun ka na sa Europe. Nag-send ka sa akin ng picture. Sabi ko, tangin ang ganda. Ano? Sinend ko nang? Nag-send ka ng picture sa akin ng streets dun ba? Sabi mo, sabi ko sa akin, ganda ko yung tangin. Sabi ko, mas nagagandahan pa rin ako sa Asia eh. Alam mo, bakit? Bakit? Mas nagagandahan ako sa Asia na ano? Dahil? Lumana eh. Hindi, maganda naman. Maganda yung sa kanila. Parang mas ano yun, luma yung style nung kanila. Kumbaga mas kakaiba siya sa mata mo, ganyan. Intricate yung design. Pero parang mas masarap sa mata yung, kuwari, yung sa Taiwan, yung mga ilaw-ilaw dun. Ganun, mas makulay basically. Ganun, mas makulay. So, mas high-tech ang Asia? Ay, definitely. Ako masasabi ko talaga. Definitely. Mas high-tech. Pero sa tingin ko, yung mga taong nakatira dun, sa Amsterdam, Germany, sa tingin nila, mas sila ang high-tech. Sila. Sa tingin nila, yung mga hindi pa nakakalabas nun, mga feeling ko magugulat sila pag lumapag sila ng kuyari, mga Japan, yung mga China, ganun. Mga ganun, magugulat. Baka BGC lang, may ellipse na sila. Pero maganda siya tignan, ha? Hindi siya, ano, maganda siya tignan. Pero pag, para sa akin, maganda siya tignan sa zoom out. Pag zoom in ka na, makikita mo na, madumi yung mga gilid-gilid ng hagda nila, ganun. Tas yung pagtas yung elevator nababagalan ako sumara doon sa ano eh elevator. Meron pa mano-manong pinto no. Oo, oh, tagal sumara. Alam mo yun, parang ganun parang unang panahon pa to ha. Parang Greek type pit kasi sila. Greek, 'di ba? Parang ganun. Hindi ko sure doya. Tsaka kaiba yung trivia mo pero Greek type pit yung city si nila. Si ano si Zeus gumawa. Oh, mama, parang ganun sila doon eh. De, pero tama, makaluma talaga sila, makaluma. Tapos tingin ko, gumana na kasi yung sistema nila dun. So wala na silang balak palitan. Pero sa tingin ko, kung, nung unang panahon, silang advanced. Correct. Kumbaga, hindi makahabol yung mga ibang Asian countries. Okay, maganda na yung mga building nila dati. Dati pala. Alam mo, pag tinignan mo, kung dating ganto na to, grabe ka-advanced naman nila. Malupit talaga. Kung dating ganto na to. So na-stay sila dun. Correct. Oo. Kumbaga, para sa akin, sobrang advanced nila dati. Eh, natalo na si Hitler eh. Mm. Diba? Eh, advanced si Hitler dati, di ba? Ganon. Kahit yung mga building ng Germany dun, di ba, Tol? Parang solid na solid, no? Kaya siguro ayaw na rin nila i-renovate, eh. Kasi nung unang panahon, Tol, halimbawa, kumpara mo ngayon, para gumawa ng building, ilang years lang, less than 5 years. Noon, 60 years inaabot yun. Oo nga. Ilang libong tao gumawa nun. Yung design ng ceiling nun, pininturahan ng painting ng mag-isang tao na artist. Tama, Tol, yung details ng mga building nila, detalyado wild, talaga. Wild. Yun yung ma-appreciate mo. Detalyado. Kahit nga yung mga grills nila, parang pwede nang hindi lagyan ng details nga yung parang, kaya may nakalawit sa grills, di ba? Pwede namang isang baka lang ng matulis. Lalagyan pa nila ng stripes yan. Spiral pa yan. Tapos sa dulo, kulay gold pa yung kulay. Alam mo yun, bakit pa ginold yung kulay nito? Pero ganun ka-detailed sila gumawa dun. Pero unang napansin ko dun, Tol, paglapag ko, ano, parang medyo hindi VIP ang datingan kumpara pagpupunta tayo sa mga Asian countries. Mm-hmm. Kahit dito sa Pilipinas, mararamdaman mong VIP ka paglapag mo sa airport, may mga porter. Pero tingin doon, walang porter dito, parang ganun. Pantay-pantay. Oo, pantay-pantay masyado doon, ganun. Ako hindi naman ako gumagamit ng porter, pero parang hinahanap ko siya, alam mo yun, walang porter dito, ganun. Doon wala eh, pantay-pantay. Tsaka pansin ko nung kunyari, yung mga mag-ano ako ng room service, di ba? Kasi walang adapter nung saksakan eh, nang hiram ako sa hotel. So pumunta yung crew sa ano sa room ko, di ba, para magbigay nun. Hindi mo mararamdaman yung katulad dito na, para bang sabihin yun, Frank? Of service yung mga tao dito. Yung parang dito talaga, yung Pinoy nag-aantay ng tip. Na, pero yung
ano ba, service na service talaga sa'yo. Kahit hindi naghahantay ng tip, talagang okay, service okay. na service sa'yo. Kahit yung, lalo yung, mga Thai. Thailand. Kahit yung sa punta kami sa Vietnam, ganun, Taiwan, ganun, service na service talaga sila eh. Ganun. Eh doon parang inabot lang sa akin yung... Sabay. Oh, ganun. Parang pantay tayo dito ha. Pag first world countries ata, ganun eh. Kasi first world citizens sila eh. Oo, oh, citizen oh, kasi sila ng first world. Parang, yung mga empleyado dun eh. No? Oo, so parang... Pero ang Asian siguro yun. Pantay, iba yun. Pag Asian, mararamdaman mo hari kay. Parang ganun, mapifeel mo ganun. Kaya sa ano siya? I think pag third world country, ang laki nung gap kasi. First tsaka third eh. Ano mo sabihin? Sa third world countries, parang ang laki ng gap ng mayaman sa mahirap. Compared sa first world country, maliit lang yung gap. Tama. Hindi, malaki rin yung gap pero maraming nasa middle class. Kasi pag sumweldo ka ng normal dun, middle class ka na agad. Mm-hmm. Hindi ka tulad dito, kailangan mo ng sweldo plus side hustle para mapunta ka sa middle class. Yes. Hindi ka pa nga middle class nun. Yun, no? Depende pa sa side hustle mo. Oh. Hindi ka tulad dun, matik middle class, magtrabaho ka sa McDo, magtrabaho ka kung saan, middle class ka na. So, kaya tuloy tingin nila, parang pantay-pantay tayo dito, middle class din kami. Hindi sila hospitality dun, tol. Mas hindi sila hospitable dun. No? Kaya siguro pag pupunta dito, sila dito sa Pinas, sinasabi nila yung ano, hospitality. Parang hari sila, sinasabi. I like Filipinos, very hospitality. Kasi very hospitable. Normal lang sa atin yung dito. Kasi pag kaya doon, mag-check out na ako sa hotel kasi alay ko na sa taxi yung mga bag, yung mga maleta. Walang tumutulong sa akin dun eh. Eh dito, sir, ako naman dyan, di ba sir? Ganun, walang... Pero baka natatakot sila sa'yo, oy. Hindi no, laki-laki ng mga yun eh. Laki-laki ng mga yun. Ayan, tatuan to ha. Hindi ganun. Hindi ko, yung base sa ibang guest sa hotel. Well, ano? Lahat? Wala, ganun parang... Ako kasi laging ganun eh. Ano? Lagi naman akong tinutulungan. Uy, oo ah. Baka mukha kang kailangan kang tulungan. Yun nga. Kaya nga baka nakakatakot yung tsura mo. Okay. Lagi nilang binubuhat. Hindi kailangan ng tulong na ito, tatuan nga. Oo, parang ganun yung tingin ko. So sa akin, ganun? Sa akin pinagbubuhat nila ako palagi. Hindi talaga ako makikilos nun. Ang inanong mga yun ah. Oh, try mo, bigyan mo ng tip agad. Hindi ko nga rin, wala akong nabigyan ng tip nun buong ano natin. Kasi hindi ko, ikaw nagsabi, sabi mo, oh, nabigyan ng tip yan, di man tayo public sa restaurant na to. Ganun eh. Uli, okay, huwag natin bigyan ng tip. Hindi, may part din ng Europe talaga na ni-research ko na pag nag-tip ka, offensive. Pero sa akin naman kasi, pero sa akin, lagi pa rin ako nagbibigay ng tip eh. Kasi, kahit hindi yun ang culture sa bansa. Oo, kasi... Tol, di ba nung Taiwan, naalala nyo yun? Sabi sa Taiwan, hindi nakaka-offend mag-tip. Di ba nakita nyo, nagbigay ako ng tip na tuwa pa rin? Kasi wala naman taong tatanggi sa tip eh. O kultura nyo yan, bigyan kita ng pera, ayaw mo. Magalit ka, problema mo na yan. Talaga ba? Nahihiya lang sila. Oh, yung mga kinakainan lang natin na sobrang social, parang hindi naman kailangan ng tip nito. Di ba? Pero pag kailangan ng yung mukhang ma-appreciate niya yung tip, bigyan mo kahit 5 euros, 10 euros, di ba? Di ba, ano, lumabas tayo kasama yung Pinoy community, medyo fat tip yung binigay ko kasi mabait yung servisyo sa atin ng lalaki, di ba? Yung sa coffee shop? Oo, kaya nagulat siya, parang ganun, okay. Okay. Kasi mabait siya sa atin in everything. Tapos mukhang kailangan niya ng tip, so okay, bigyan natin siya. Pero pag mukhang hindi kailangan, bawang nakasuit yung nagsaserve sa atin, parang hindi mo masyado kailangan. Nakakahiya pa pag 10 euros lang binigay ko eh. Kaya na yun, 600 na agad. Kano usually tinip mo dun? Ako wala nga. Ako tigte-10 ako. Tigte-10 to 20. Ito. So 600 to 1, 2. Oh, hindi ako nagtip. Sa mga taga-buhat. Dahil? Ha? Kasi ang madalas na nagbabayad, inaabot ko na yung pera ko sa kanya, tapos sila na yung nagbabayad eh. So hindi ko na ano yung ano. Oh, di ka nakikita ni Lord nun. Dapat, ikaw mag-aabot. Ikaw makikita ni Lord. Alam na ni Lord yun, tol. Dapat nga ako tipa nila yung kumain yung anak ni Lord dun sa ano eh. Sabagay. Alam mo, isa pong napansin ko dun, tol, na ano ko talaga na sobrang convenient pala tumira dito sa Pinas. At sa ibang Asian countries din, kwere Thailand, Vietnam, Taiwan, ganun. Sobrang convenient pala, tol. Kumbaga, ang daling makuha dito yung mga gusto natin. Doon, gano'n yung mga hotel doon, hindi 24 hours yung kaya pagkain. Kaya walang disiplina yung mga tao eh. Dito. Saan? Dito? Kasi masyado convenient makuha. Eh. Halimbawa, okay. Gusto mo kumain ng madaling araw, mag-grab ka lang. Ang daming available. Nagugutom ako doon sa hotel. Nag-try ako, di ba? Siyempre, may pagkain sa hotel, di ba? May limit lang yung oras. Oh, sa akin, ako sa Thailand to, 24 hours to eh, na pagkain eh. Ganun. So doon kailangan responsable ka kasi yung grocery wala kang mabibilan ng 24 hours. Bawa, yung grab mo konti lang choices mo. Kasi sila nagsasara pala doon. O tol, 6 ganyan. Kasi sila nagsasara doon.
Ang pinopromote nila, family time. So, halimbawa, Sunday, maraming sarado. Hindi katulad dito, bukas lahat. Ah, ganun. Doon maraming sarado. Kasi ang gusto nila, family time bonding. Kumbaga, better din for the citizens yung trip nila eh. Bakit ganun, tol? Kung pinopromote nila yung family time, ang dami kong nakikitang mag-isa. Well, kaya siguro kailangan nang ipromote ang family time. Kasi yes, ang dami nang mag-isa. Sa atin, ipopromote mo pa ba ang pamilya? Buo tama na. Tama na. Tama na na, please. Ang dami mo ng pamilya, bro. Para wala sobra, na sobra na sa family dito, time. Dito, pag-board yung dalawang mag-asawa, sex trip eh. Gawa tayo pamilya. Gawa tayo pamilya. Gawa tayo pamilya. Oh, hindi ka tulad doon. Kailangan dito ipromote ano na, family planning. Oh, yun. Tama ka doon. Oo nga, no. Doon, family time, gumawa ka kayong pamilya kasi nauubos na yung mga tao sa bansa nila. Tapos doon sa Amsterdam, tol, akala ko parang nasa iisang lugar lang kami. Yung pala, ibang lugar na siya. Yung pala, pare-pareho lang yung itsura ng mga building. Akala ko, pabalik-balik na kami. Sabi ko, tapos bago na naman, no? Munti ka na magbaligtad ng damit ko, eh. Oh, parang gano'n na sabi ko, parang tayong naiinkanto na dito, ah. Parang gano'n, naliligaw na tayo. Yung pala, iba na siyang lugar, pero pare-pareho lang ng ano, parang silang may uniform ng ano, no? Tingin ko kasi united din bumuo yung government dun eh. So kumbaga parang, oh, buuin na natin sila. Tong malaking city na to. O, isang buuan. Parang Camellia Homes pala sila. Ano? Parang itsura dapat, ha? Hindi ka tulad dito, patsi-patsi. Bawal mag-ano, renovate, ha? Dito patsi-patsi, siyempre per city, kanya-kanya silang diskarte, di ba? Oh, ito yung architect. Oh, bahala ka sa city mo. Architect mo. So, ito yung kulay ko, pink. Sa'yo, bahala ka, teal. Di ba? Ganun dito, iba-iba. Mas nagagandahan ka sa itsura sa Amsterdam o in Germany? Amsterdam, definitely. Amsterdam eh, no? Parang mas ano siya, no? Oh, definitely. Alam mo, ang weird lang dun sa Amsterdam, tol? Halatang halata kung sino yung drug dealer. Eh, nakakatawa yan, tol. Mo agad. Nagtataka talaga ako. Alam mo agad, maiispatan mo yung pwesto nila, yung tayupa nila. Yung suot nila, yung astahan nila, yung kanto na tinatayuan nila. Alam mo sila yung drug dealer dun. At sobrang brutal nila kasi lalapit sila, cocaine. Gaganon. Kumbaga, wala bang pagkalilo kayong ano dito? Kumbaga, hindi ko magets. Kumbaga, kung kami nga naiispatan namin sila. Ano pa yung pulis? Baka hinahayaan nilang ganun eh. No? Doon sa district na yun, no? Hindi, pero ang point ko, bakit ganun, Frank? Bakit kailangan mag-alok ng ganun kabrutal? Kumbaga dito, kunyari, drug dealer ka, hindi ka magano mag-aalok. Hindi ko. Nalalapit sa'yo yung mga addict eh. Ganun naman dito dati, nagbago lang ng Duterte. Yeah. Harangan nga eh, di ba? Oo nga, straight nga doon eh. Ganun naman talaga eh, dati pa eh. So siguro pag maluwag, mas brutal talaga magbenta yung mga tao. Tol, isipin nyo, pumunta ka ng Halloween party. Hindi, kunyari lang. Halimbawa, pumunta ka ng Halloween party, tas may naka-costume na drug dealer, di ba? Ganun yung suot nila. Kung ano yung iko-costume mo sa Halloween party na drug dealer, yun din yung suot nila talaga dun. Parang, okay, gumising ka para magmukhang drug dealer tapos magiging drug dealer. Parang mali, di ba? Dapat mukha kang turista para mag-blend in ka man lang. Hindi eh. Tracksuit, wagwan fam yung itsura niya talaga. Parang, nakita kita sa Netflix ha, extra ka ba doon? Ganun talaga itsura. Kung maghahanap ka ng drugs, alam mo, hindi ka maubusan ng pupuntahan eh. Alam mo, ito yun, yung tayuan pa lang nito. Oh, ganun siya. Kulit ng mga ano doon. Sin City. So, masasabi niyo safe doon? One of the top 10 safest cities in the world, bro. Oh, pero medyo una parang weird sa akin kasi pag tinignan mo yung mga ibang parang mga kaidaran natin ganun na parang gangster yung forma, nakakatakot sila tignan. Pero wala silang gagawin sa iyo. So parang kumbaga syempre nasa tatipa ako pag nakakita ka ng mga gangster looking na ano, malaki ang chance na pagtripan ka nun eh. Okay. Diba? Gangsta shit eh. Nang tititig sila dun sa Europe ko eh. Hindi naman. Hindi. Okay. Wala hindi, nga silang pakailam eh. Hindi ka tulad sa tate na may chance talaga na matanong ka na, hey, where are you from? Mga ganun-ganun or lalapit sila sa'yo o ano man. Dun hindi eh. Kahit hindi sobrang talaga, nakakatakot sila tignan. Baka matindi yung mga parusa sa kanila dun, utol, no? Yep. Or, baka natakot din talaga sa'yo. Or yung culture nila. Culture nila talaga, walang pakilamanan eh. Pansinin mo, tol, pag nasa ibang bansa tayo, let's say Taiwan, di ba naririnig mo yung salita nila? Parang napapansin mo, Taiwanese yung salita. Pansinin mo, nag-Germany tayo tsaka Amsterdam, may naalala ka bang narinig mong conversation? Oo nga, no? Di ba wala? Oo nga, no? Kasi hindi mo sila marinig mag-usap eh. Bulungan ng mga hayop, tol, hindi katulad sa Pilipinas. Sigaan. Tawa ka talaga, all the way, full volume. Doon, pahinaan sila. Ganito. Pag lumakas boses mo, titignan ka na. Gago, yung bus nga sa Hong Kong, tol, may nakasulat eh. May nakasulat na
wag maingay. Ah. Naka-Pinoy pa, pare. Para sa Pinoy kasi yun. Para sa Pinoy. Naka-Pinoy, legit. Wag maingay. Pare, maingay kasi talaga ang Pinoy. Bawal ang maingay. Maingay ang Pinoy, tol. Tapos maingay. Merong subtitle, Cantonese naman. Mm-mm-mm-mm. Pero talaga, ang laki yung bawal ang maingay. Parang dito sa atin naman, di ba, naka-Chinese, no spitting. Oo, kasi in-check yung dumudura sa ano yun. Chinese, tas may English, di ba? No spitting. So yun yung una ko napansin dun. Pero bandang huli, nag-gets ko na, ah, safe naman pala talaga dito. Akala ko lang kasi mas matatangkad sila. Mas G yung mga porma nila. Alam mo yun, mga bigoting ganun. Yung isang pero kasama namin sila. Pilipino na 20 years old pa lang lumipat na siya ng Germany. Babae to ah. Tol, isipin mo ah, nanakawan siya sa Europe ng bag. Babae to ah, parang nanay na to. Ginulpi niya yung babaeng nagnakaw sa kanya. Natakot yung babae, binalik yung wallet niya, wala nang pulis na gumalaw. Iba talaga ang Pinoy, parang may pagka-warrior. Yung sila, mukha lang silang matapang tignan, pero mabilis sila masindak eh. Ko, siguro, hindi sila sanay sa violence. Tol, sa Europe nga, di ba, yung isang kaibigan natin, first time makakita ng baril nung magkakasama tayo. Sino? Sino? Si Ryan, yung kamukha ni Ryan Garcia. Ah. Ang nakita pa lang niya na baril sa buong buhay niya, toy gun. Gets. Ganun ka, parang sheltered yung mga puti na ang violence, napaka-big deal. Hindi pwedeng pulis ka, naglalakad kang may malaking baril, bihira yun. Dito punta ka sa mall, yung magkakapkap sa'yo, naka-armalite. Eh. Shotgun. Oh, di ba? Shooting guard tawag dun, pre. Shooting guard, may baril eh. Shooting guard. Pero hindi ba ang mga Vikings European ba? Oh. Kaya nga di ba nagagalit si Andrew na sobrang lupit na mga Briton dati and everything. Tapos ngayon, lumambot na. Okay. Sa tingin ko, mga Pinoy, warrior pa rin talaga sila. Like hanggang ngayon, may dugong warrior talaga. Para sa akin din, mas violente din ang Pinoy? Kung ikukumpara, dun sa Amsterdam, mas violente yung states. Siyempre. Sila. Pero walang tatalo sa Pinas, ah, para sa akin. Pagka violente? Oo. Parang violente. Hindi po natin natusubukan yung mga Colombia, gagi. Uy, hindi. Ito sa mga napuntahan pa lang. Napuntahan lang natin. Oo, sige. Na makukumpara ko. Parang Pinoy pa rin, pre. Pinoy pa rin. Warrior is a child game favorite sa karaoke. Favorite ba ng mga Pinoy yun kung di ka warrior? O, break muna tayo. Break muna tayo. And we're back. Isa pa napansin ko, Koy, kaya parang tingin ko, maganda yung Europe, pero parang mas nagagandahan tayo sa Asia. Kasi yung overall energy. Energy. Kahit gaano kaganda kasi yung lugar, kung malungkot yung energy ng mga tao, mahahatak eh. Parang pag-uwi ko nga ng airport dito, magulo, ang gulo ng mga tao, ang gulo ng instructions, gulo-gulo. Pero ang saya. Parang I'm home. Ang saya ng energy. Nakangiti yung mga tao. Alam mong walang pera yung tao pero nakangiti siya sa'yo. Hindi ka tulad dun. First world na kayo. Ayaw pang umiti. Parang ang dark ng vibe dun. Di ko alam din kung di ko ma-explain na. Lalo sa Germany. Mas sa Germany. Sa Amsterdam, medyo light yung vibe sa Amsterdam. Oh, kasi maraming turista eh. Sa Germany nga ako, di ba war nga sila dun, di ba? Parang naano siguro, na-adapt na siguro nila yung mga World War. May warsa ko pa sila eh. No? Grabe PTSD. Naman, ang tagal naman, di pa sila ka-move on. PTSD sila lahat. Bone generation ng pamilya mo. Tapos inaano, pag lumalabas ka ng Pilipinas, you know, parang tumataas yung value ng Pinas sa mata mo. You know? Parang nami-miss mo yung Pinas. Parang, gusto ko na umuwi doon. Parang ang dali sa atin. Baba. Siguro, hometown talaga natin. Ganun. Napansin ko, tol, pag Pinoy na pumera na, mas gets niya kung gaano kaganda yung Pinas. Wala pa akong nakausap na mayaman dito. Kanina may ka-meeting ako na naka-exit siya ng company niya, like hundreds of millions. Paborito pa rin niya ang Pinas. Nagtataka siya bakit ito magmamigrate yung mga tao paalis. Gagi kasi, tol, pag may pera ka dito sa Pilipinas, ang sarap talaga mabuhay sa Pilipinas. Hindi, tol. Kung may pera ka rin naman sa ibang bansa, masarap pa. Halimbawa, pareho ka ng pera doon at dito, saan mo pipiliin? Dito pa rin eh. Hindi ko alam kung bakit. Ano. Island vibes. Oh, mas maganda yung weather siguro. Island weather. May porter. Yung porter. May porter. Tsaka tingin ko kaya maganda yung energy kasi yung liit ng space. So, halimbawa, anong mas lit na club? Yung maliit na underground club o yung napakalaking club na hindi kayo makapag-usap? Di ba? Gets mo? So, parang, okay, kaya sumikat yung kasi maliit yun eh. Di ba? Hindi ka tulad sa Europe, tayo na magkakalayo kayo para makipagkita ka sa tropa mo, kailangan mo mag-travel ng 30 kilometers, 20 kilometers. Sine-count niyo yung nightlife doon? Nag-nightlife ba tayo? Yung mga clubbing, hindi. Hindi.
check out namin yung red light district ng Amsterdam. Sabagay, yun naman yung puntahan talaga doon eh, no? So yung red light district nila doon, tol, iba, iba yung sistema kumpara sa atin. Iba. Iba street yan. So may mga pinto dyan. Isa-isang pinto. Tapos sa pinto na yun, may babaeng nakatayo. So glass siya. So makikita mo yung babae. Tapos pero naka-bra at panty naman. Tapos yun, ganun ka mamili, bale. Hindi ka tulad dito na club, bar, di ba ganun, mapasok ka sa loob. Doon hindi eh, parang pinto-pinto siya. Aquarium na agad. Oh, pero hindi nga aquarium. Ang aquarium, isang buo. It's maraming babae. Hindi, yeah. Tigi-isang pinto siya. Isang fish pinto. Bowl lang. Fish bowl. Isa lang eh, goldfish ba? Isang pinto, isang babae. Ganon. Tapos iba't ibang klase ng babae. Ganyan. Tapos yung mga mukha nila, yung mga European na mukha, yung makakapal yung labi, ganyan. Tapos alam mo, na-realize ko, tol, feeling ko, ewan ko lang ha, feeling ko, talo, natatalo ng... Hindi. Panalo pa rin ang red light district ng Asian kaysa dun sa European. Feeling ko pagdating sa ano, kasi ito lang, ganito ah. Pag tinignan mo yung mga babae dun, dun sa mga pinto na yun, may pagka nakaka-intimidate sila tignan eh. Ganun, kasi parang mukha nila, parang model na model, na may makapal yung labi, ganun. Baka dahil Barbie. Asian ka lang. Malaki sila. Hindi dahil sa Asians. Dahil, sa international beauty standard, oh, dong, international top beauty yun. Kumbaga, ito ah, sino ang mas... Pagdating kasi sa Asia na red light district, yung mga prostitute doon, pag tinignan mo, parang madodominate mo sila. Gets. Yun. Doon, parang may pagka-Amazona vibes. May pagka-Amazona vibes eh, no? Vikings pa rin. Oo. Oh, parang Vikings pa rin sila na maganda, no? Oo, oh, ganun. Parang minsan, parang masyadong maganda siya. Yun. Oo, oh, parang ganun. Hindi ka tuloy pupunta kang kwere Thailand, ganyan dito sa Pilipinas. Parang makakapag... Kung kwere customer ka, makakapaglaro ka talaga ng maayos. Yun, malalaro mo basically. Doon ikaw yung lalaruin yung vibe. Oo, parang ganun. Ikaw yung lalaruin eh. Ganun yung vibe. At saka parang mas submissive tignan yung mga Asian na workers, sex workers. No? Parang ganun, mas ganun. Alam mo, I think that proves na tama talaga na pag submissive at feminine yung energy ng babae, mas mataas value niya sa marketplace. Kasi di ba ang mura ng mga babae dun? Mura ba? Oh, naririnig ko, 50 to 100 lang sila eh. Mm. Pag may nagtatanong, oh tol, 6K. Every time may nagtatanong, 100 euros, 100 euros. Hindi, pero feeling ko, tol. Standard 50. Blowjob na. Hindi, tol. Hindi, 100 naririnig. Kanina ka pang di nagmamay ka. Pero tawag dito, pansin ko, tol, ay baka ano lang yung tol, yung pangsimula nilang presyo lang. Huwag ka ba hindi ka pa makakabembang nun? Hindi, yun na yun. Yun na ba yun? Naririnig ko sila, 100. 50 blowjob, 100 sex. Yun yung sinasabi. What? Dito 300 bungal, walang sabit. Sino ba kadalasang customer nila doon? Ano rin? Germany rin? Iba-iba rin. Iba-iba din. Baka pangit sa Amsterdam itong pinag-uusapan natin. Ha? Hindi natin na-check out yung red light ng Germany. Eh. Wala. Meron ba kaya doon? Hindi alam eh, no? Siguro. Pero sa Amsterdam lang na ano namin, kumbaga nakikita ko, kasi naalala mo yung isang tropa natin na European, namamahalan din siya dito. Doon ko nalaman yun eh, yung presyo doon. Ah. Normal yung 100 euros, sinabi rin niya sa atin, di ba? Oo, tama. 100 diba, euros, I can get a Barbie. Yung yeah. Trip kasi ni tropa, Barbie. Hindi, pero hindi. Kahit pero, sa, ang point niya noon, yung kumbaga pang, oh, pang buong mundo na standard, ang point niya, yung 100 euros nga lang, nakakuha na ako ng Barbie na blue eyes na gano'n. Kahit siya yung si tropang yun, alam naman niya na yun ang pang buong mundo na standard eh. Oh, yes. Pero ang point diba? Ko naman, so, hindi niya mas mataas pa rin nga ang value ng babaeng submissive at feminine kesa sa maganda lang. Yes. Oo, eh yung mga nakukuha ang babae ni tropa, kahit gano'n yun, exotic type shit, pero grabe yung pagkasubmissive niya. Exactly. Oh, kaya willing siya magbayad ng gano'ng presyo. Dito magbabayad ako. Kung baga sa mata niya, ito model type bit, ganyan yung presyo. Hindi naman susunod. Kumbaga, ang babayaran lang nung ni tropa dun sa model, yung work lang nung model. Yeah. Na magsisex lang sila. Yeah. Mm. Eh dito sa atin, tol, may extra na ano eh. Pagsisilbihan ka pa, paglulutuan ka nung ano. Diba? Oh, kahit di mo papakunyari, nasa hotel mo sila, hindi pa niya papaalisin. Diba? Mm. O, diyan ka mong luto mo muna dyan, linisin mo muna. Medyo mahal sa atin. Mahal. Sa totoo lang, mas okay pa rin yung mga chicks sa Asia eh. Kasi sinabi rin sa amin ng Filipino community na yung mga chicks sa Europe, hindi na sila masunurin, parang kanya-kanya kayo, ka-club siya, wala ka dat pakialam, club ka, wala rin siyang pakialam sa'yo. So basically, parang hindi kayo one team. O tinanong ko yun eh, sa mga nakasamang Pinoy natin, tinanong yun, sabi ko, tol, yung mga chicks ba dito, tol, pagtitimplahan ka ba ng kape? Sabi nila, hindi! Sabi, hindi! Parang once a year lang nila gagawin sa'yo. Sabi ko, ha? Parang kanya-kanya nga sila doon, parang ganun. So,
Very American. Independent. American. Pero... Pero mas mura dito, Frank. Meron dito, 500 lang, isang linggo, nilalabasan ka ba? may tulo na. Pero ano mga natutunan nyo doon, Goy? Mga na-adapt nyo? Baga? Na-adapt? O mga lesson? May gusto ka bang i-adapt doon? Yun. May ma-share ka ba? Ako yung pagiging international standard lang ng behavior mo. Dalin mo lagi yun. Kahit sa ang bansa ka, pag kung ano yung standard ng European na composed, hindi maingay, mag-work yun sa kahit anong bansa. Parang yeah, kasi yung pagka yung ingay natin pagka Pinoy, masaya siya pero minsan kailangan mong ilugar siya. Exactly. Yes. Yun, pero kunyari yung galaw nila, yun kahit saan yun pwede mong dalhin. Oh, international diba? Standard yun. Oo, oh, oh. Yung sa atin, mas gusto ko yung sa atin, masaya, maingay, pero may kailangan mong ilugar minsan yun. Ganun, 'di ba no? Pero mas masaya yun sana. Totoo. Sana yun na lang ang international standard no. Oh. Wow, ang gulo no, no. Ang ingay. Uktol, lalo nang napunta ako nung napunta kami in Germany, ang una kong sinabi sa kanya, sabi ko, tayo ng bansa to para nakamute. Oo, oh, totoo, nakakabingi. Parang uktol na. So, mas tahimik pa sa Taiwan? Tol, iba eh. Malayo. Malayo eh. Iba naalala mo yung inaano natin, di ba tahimik iba, yung Taiwan? Iba yung pagka-mute doon, okay, Tol. Okay, hindi ko mag-gets dahil ba baka mas malawak yung bansa nila, kaya parang mas hindi, Tol. Isa pang nakaka-mute doon, kasi sanay tayo nakabukas yung aircon. Doon walang aircon. Sumakay ka ng kotse na hindi nakabukas yung aircon, tinan mo kung gaano ka tahimik. Okay. Sabagay. Oh. Gets nyo? Gakabi ngayon. Oh. Yun. Hindi tayo sanay ng ganun eh. Sila sanay sila na hindi nakabukas ang aircon. Ang init nga sa mga hotel doon eh. Ang init sa mga mall, ang init sa tren, ang init. Yan ang gusto ko. Like, hindi ka tulad dito. Pagpasok mo ng 7-Eleven, kailangan naka-hoodie ka. Pero yung normal na klima nila doon, malamig. Malamig. Kaya mainit sa mga loob. Yes. Kaya ang gusto ng mga puti, mainit. Puti nga kayo, nakaranas heater, na malamig. Heater sila, ganyan. Dalawang bansa na, pre. Puro parang Makati lang. Ayan ang yan. Tatlo yung, sabi ko, Hong Kong, di ba? Hong Kong ko, di ba? Ah, hindi pa winter doon. Dadala ko jacket, tayo na. Lapag ko doon. Hindi mo ba ni-research? Parang Makati lang ang puta. Oh, weather up lang eh. Hindi mo lang ni-research yung pupuntahan. Hindi, mahalik 29 pa rin. Oh. Oh, 29. 29 so, hoodiehan mo? Hindi, sabi ko, babagsak pa to. Akala ko, pababa. Akala ko, pababa. So, gusto niyo pang bumalik ulit doon, Goy? Babalik pa kayo ulit doon. Babalik naman, okay lang. Oh, babalik naman. Babalikan lahat. Oh. Lahat okay. Babalik. Kung may kasama ako, babalik ako sa Germany. Oh. Pero kung mag-isa, no? Hell no. Amsterdam, oh, parang ang sarap gawing Baguio. Alam mo yung nagpapagupit ka, Tol, 'di ba? Kami ni Vince naglakad-lakad kami para mag-pictorial, 'di ba? Mm. Doon ko talaga na ano yung pagkatahimik, sabi ko kay Vince, inano, wala man lang nagpapatugtog ng malakas. Kasi kung sa Pinas to, may nagpapatugtog lagi eh. Kahit saan ka pumunta, di ba, may nagkakaraoke doon, may nagsasounds ng malakas. Kaya nga nung nagkakapit tayo isang beses doon sa ano, may dumaan na lalaki, Tol, na ang lakas ng speakers niya. Naka-JBL na Bluetooth speaker. Hindi ko alam saan nakalagay yung speaker niya. Nakasabit sa kanya. Nakasabit, tapos ang lakas, tapos tupak pa yung kanta niya, parang ganun. Talagang natuwa ako ba? Tangin na may nagpapatugtog. Ngayon ko lang narinig to. Mm. Talagang gumunong pa ako sa kanya. Kaming tatlo lang yung gumunong. Kaming tatlo lang yung medbang. Tapos lahat ng tao parang nairita. Sa buong coffee shop na yun, kaming tatlong Pinoy lang ang parang gumunong talaga. Tapos lahat. Natuwa nga siya. Nakatingin lang na ganun. Yung parang, iba, gets mong nairita sila. Tangin na ingay nito. Parang ganun yung vibe. Ganun. Ang tahimik. Namiss ko yung mga karaoke na ano. Parang talaga. Ganun. Yung minsan lang kayo naiinit sa mong maingay na kapitbahay mong nakakaroke. Mamimiss mo yung pag nawala rin yun eh. Tangin lang yan. Tahimik. May mga homeless din doon, Goy. Meron din, meron. Bilang na bilang, bro. Parang hirap maging homeless doon, Tol. Yung lamig eh. Tol, parang kung iisipin ko, homeless ka doon, ang lamig. Hirap nun. Kasi isipin mo, ang tagal mo sa streets, wala nang silbi yung jacket mo nun eh. Oh, papasok na sa loob yun eh. Papasok na sa loob yung lamig yun, no? Kaya ang hirap maging homeless dun. Tanginan yun. Mm-hmm. Pero, nasa Amsterdam, Tol, minsan, di ba, okay, di ba legal ang smokes dun, di ba? Actually, hindi. Nga pala, technically, no? Technically, hindi. Technically, hindi pala. Pero parang, ano lang, tolerable. Binabaan na lang nila yung tolerance kasi hindi pera dun. Anyway, minsan maghahanap kami ng kape. So ngayon pumunta kami sa mga coffee shop. Tangina na, coffee shop, walang tinitindang kape. Like what? Mariwaan na lang yung tindihan nila dun. ganun. Pero coffee shop. Kape yung hinahanap namin eh. Tapos wala kayong kape, coffee shop na alagay. Daming ganun to, lo. Daming ganun.
Tingin ko walang bumibili ng kape sa coffee shop nila eh. Coffee wana pa lang. Mariwana lang. Mariwana. Magkukontrahan eh. Magkukontrahan. Hindi mo alam kung hyper ka o down down ka eh, no? Paano na hyper? Ace, nakaganoon ka na. Pero paglapag ko dun, tol, aputan, amoy ko na agad yung mariwana. Oh, smoke na. Hindi mo na kailangan mag-smoke dun eh, no? Usok na everywhere dun. Tapos, so, ilang araw ba tayo? Take pa 5 days ba tayo dun? Pero parang mas matagal dun sa Germany, no? Oo, kasi mas boring dun eh. Oo nga eh, sa Amsterdam, mas parang lumipas lang eh. Ang bilis na Amsterdam. Parang, ano, no? Encanto, ganun. Oo. Bike ng bike yung mga tao, pero bike. Ito pa, yung bike nila walang swag. Yung bike nila, yung pang chicks, yung may basket sa harapan. Pang lovers in Paris. Pang lovers in Paris. Wala akong nakita naka-BMX doon. Wala mo lang naka-fix gear. Wala naka-fix. Oo, ganun. Kaya walang swag yung ano dito. Kahit yung mga G-tignan, may basket doon sa harapan. Kasi ganun yung hawak. Ano yung kanta yung ano? Ano ba yun? 1,000 miles. Christmas Day, downtown. Parang ganun yung soundtrack na nakikita ako. Supercar ko eh. Wala tayong nakita. Ba't ganun? Wala tayong nakita ang supercar, tol, no? Pinoy lang talaga ang flex culture tingin ko. Wala kami nakita. Tol, wala kami nakita Lamborghini at Ferrari dumaan doon. May mga G-Wagon, pero Lamborghini. Hindi ka tulad dito, normal lang sa atin, eh, no? Makakita tayong Lamborghini dito. Palokihan sila doon, eh. Pag may maingay na supercar doon, sisimangot pa nga sila, eh. Oo, maingay. Gaganon niya. Saan ba yung ano mo? Nag-drive ka ng Ferrari? Paris yun, eh. Ah, okay. Tapos turista spot. Flex din ba sa Paris? Flex ano rin sila doon? Hindi rin masyado eh. Hindi parang rin. Naiirat nga sa akin yung mga tao nung binubomba ko yung Ferrari. Pinoy na Pinoy eh. Oh, no? Bakit ba? Tama daw siguro nila, Frank. Ano to, hindi kanya halata. Oo, oh, parang ganun. Parang ganun. Hindi mag-renta rin kayo. Oh. Halata, hindi kanya yan. Oo, parang ganun. Hindi nyo man lang i-credit nakarenta akong Ferrari, di ba? Parang ganyan nasa isip ko eh. Kaya nyo mag-renta. Kaya nyo mag-renta ng Ferrari. Oh. Bahid ko yung mga ano, 60K. Diba medyo achievement na rin yun na yung isang buwan sana ng pang-monthly ng kotse, pinang 15 minutes ko. Pwede naman na yun ah. Oh, diba yung next nun, pwede na ako ng Ferrari. Yun, tol. Hindi nila naisip yun. Oh, yun nga. Kaya nainis lang sila. Hayaan mo lang sila. Parang ayaw pa ayusin yung kisa mo yun. Gagi nung nag-ano kami, lumipat na kami ng Germany, di ba? Nag-train kami. 11 hours na biyahe, tama ba? Na-train? Nag-train kami 11 hours na biyahe. Overnight, bro. Overnight. So, pagdating namin dun sa train station, hindi namin mahanap yung... Kasi may mga maleta kami, di ba? Hindi namin mahanap yung kung saan dadaan yung dapat yung may maleta. Kasi mahagdan yung daanan. Parang, ba't ganun? Ba't ganun eh... Kumbaga, tol, mas convenient nga yung mga train station ng mga Asian countries na napuntahan natin. Di ba? Kahit nga tanga ka, tol, mananavigate mo yun eh. Yes. Mm. Doon pang matalino yung train station nila eh, no? Kailangan mong ma-figure out ng mag-isa na English ganun. English na yun, ha? Oh, English na yung nakasulat, tol. Hindi namin mahanap saan dapat dadaan yung mga nasa maleta. Ang tagal namin, nagbuhat-buhat pa kami ng hagdan, ng maleta sa hagdan. Mali naman pala. Bandang huli, mali yung napuntahan natin. May kulay yung sa kanila. May kulay yung? Yung MTR nila. Wala nga, plain lang. Hindi, kunwari, okay, dito, Pasay, papuntang Bacoor. May kulay yun, di ba? Hindi, wala. Sa Hong Kong kasi may kulay. Kulay siya. So, color coding. Dito tayo sa red. Yes. Red line, yellow line, green line. Eh, nagiging madali eh, no? Doon parang airport. Ah, parang airport. Nakalagay yung oras ng train mo, ganyan. Tapos kung anong oras yung nakalagay doon, yun yung oras aalis na siya. Isipin mo tula. Oo, kumbawa, 7:27. Oh, sasara na yung pinto ng 7:27, babounce na yun. Pareha sa Taiwan. Bounce na ako man. Taiwan on time eh, di ba? Isipin mo tol, matalino na tong kasama ko. Hindi, nahirapan pa rin siyang i-figure out yung train station nila. Apat ko na yun doon, isipin mo. O, di ba? Pang-apat niya na. Tapos hinahayaan ko lang siya eh. Siya mag-lead. Hindi ko problema to. Parang yun, si Frank Inog na mo problema doon. Saan ba dito yung ano? Ganon-ganon siya. Pero tol, nalilate din yung mga train doon. Tapos ito pa, nakakalito doon. Di ba dumating na yung train? Tol, kung hindi mo... Kasi ang nakalagay sa... ano, ang alis ng train is 8 something, right? Kunyari 8 something. 8:28, ganon, di ba?
may dumating na na-train, hindi mo pa malalaman masyado kung ito na ba yung train na to. Mm-hmm. Wala nag-announce. Kailangan basahin mo talaga. Kailangan hanapin mo talaga yung maliliit na detaling nakasulat doon na ito yung train na to. Isipin mo yun? Oo, tol. Hindi siya pati parang yung pang ilang cart ng train, kailangan hanapin mo rin, nakalagay din sa ticket mo. Halimbawa, cart 129. Ayos. Mm-hmm. Eh puta, nung huminto, nasa cart 17 ka. So hahanapin mo ngayon yung cart mo. Like, what? Kaya hindi siya obvious, no? Hindi ganun, no? Parang kailangan mo figure out pa siya. Kailangan medyo matalino kang citizen. So pumasok na, nagpasok na kami, di ba? Ay, hindi. May isang train. Hindi, tama. Pumasok na kami. Una pa lang to. So una pa lang, okay. Ano na kami doon, biyahin na kami. Ngayon, yung pagdating na namin sa, parang tatransferan namin na Frankfurt station, o Germany na, tatransfer kami ng train, di ba? Pero late dumating yung train namin. So pag late dumating yung train namin, malamang late na kami dun sa tatransferan namin na train. Connecting. So pagdating namin dun, naiwan na kami ng train namin. So ngayon, naghintay pa kami ng 1 hour and 30 minutes ata, na sobrang lamig. Sobrang lamig. Tayo na, ang lamig dun sa station. Tapos nilalagnat pa yung kapatid niya. Alam mo, ang lamig. Ako nga, puta, shadow box na ako dun eh. Para, tamang ipo ka na pala yun. No? Puta, ina, shadow box ako dito. Ipo goes to Germany. Ang lamig na talaga. Puta, ina, ang lamig na. Tapos, ngayon sabi nila, pag na-late daw yung train, sa sunod na train, pwede kang sumakay. Ano ba yung? Oh, nag-google ko lang to. Basta, na pwede ka na sumakay kahit anong train basta papunta dun sa destination. Oo, oo. So sumakay na kami sa train na yun. Ang unang nasakyan namin ng cart tawag ba dun? First class. So ngayon, sa isip namin, oh, sabi eh, kahit anong nang sakyan natin, di ba? So umupo kami sa first class. Ngayon, hindi pala pwede yun kasi yung ticket namin pang second class. Parang ganun. Pero ang tagal bago tayo na-discover, no? Oh, 6 hours. Oh, nakatrabaho na kami dun. Oh. Nakashoot na ako, lahat-lahat, ganyan. Tapos, sabi ko pa, inumin ko lang yung chako. Hindi, oo, may lumapit na sa amin. Eh, chinik na yung mga ticket. Sabi, hindi kayo dapat nandito ah. Dapat dun kayo. Parang ganun. Tapos, ito, pinapakiusapan niya na, ano, na pa-stay na lang kami. Kasi ilang hours na lang. Parang, hindi, 2 hours na nga lang ata eh. Noong una, 3. Unang punta niya. Ay, oo, 3 hours na lang. Hayaan nyo na kami dito sa first class. Kasi parang ang hirap na eh. Nakaupo ka na sa first class. Pupunta ka dun sa pang mga normal na upuan, di ba? So ngayon, sabi namin, eh naka-order kami ng tsaa. Sabi namin, busin lang namin yung tsaa, parang ganun. Sige, busin nyo yung tsaa, pero lipat kayo ha. Eh nakalimutan na namin, nakatulog na ako lahat. Putang inang yan, no? Pagbalik niya, galit na siya. No? Sabi, isang oras ko na sinabi sa inyo ha. Sabi niya, lumipat na kayo dito. Tapos siya naman, hindi, dito kami, magkano ba yung ticket? Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, eh umalis ulit yung lalaki. So parang sabi niya, tangina, bili tayo ng ticket din. Sabi niya ganun. Sige, bili tayo ng ticket. Ganyan. Tiningnan namin. Eh, 17 euros lang yung ticket. Oh, bili tayo! Sige, ganyan. Hindi ko kasi alam na may first class na ganun eh. Oh, yung pala, ang rules pala, hindi ganun. Ang kailangan mong biling ticket is para sa next na train. Ang guloin, no? Sinascam na tayo nun basically kasi gusto niya tayo umalis. Basically, yung kinumpute niya, 370 euros na. Tapos ibang train na, ibang na basta oras ganun. Na. Basta oh, ganun. Ayaw niya kaming pag-upgrade din. Oh, na-upgrade ganun. Na lang. Basically, ayaw niya lang kami upgrade. Mag-upgrade. Feeling ko iniscam na lang tayo. Power trip. Power trip talaga. Pag tinignan mo siya, nerdo-nerdo eh. Parang nababadrip siya na, batak na itong mga to nasa first class. Minsan lang siya. Kasi lahat ng kasama natin dun, bili naman first class eh. Oo nga, no? Tayo lang inano na yun, no? Oh, lahat ng kasama natin dun, mga biglang sumakay na lang din, naiiwan din ng isang train. Tapos tayo lang inano yun, no? Oo, tayo lang. Damn. Ayun siya sa akin. Pagka-racy siya dun, ha? Oo, yun din talaga. Oh. Kaya parang tinatanong siya nung babae sa likod natin, ba't mo ginaganon sila? Parang ganun. Oo, oh, nag-usap pa sila eh. Oy. Oh, bakit parang pinapaalis? Narinig ko eh, sabi, Sprachen Houten. Sprachen daw. Sprachen, hindi Houten eh. Houten. Van Houten. Van Houten. Van Houten. Pero nakarating naman kami ng Munich. Kasi sabi ko na lang kay Frank, sige, nahihayaan na lang natin. Kasi kung iisipin mo, lamang na tayo dahil isang oras na lang. Oo, oh, bilis na lang ilang talaga. Oras tayo nasa first class, hayaan na natin, lipat tayo dun sa mukha rin naman. Iba lang yung seat cover, red, yung isa blue. Oo, ganun, no? Di ba, no? May table din. Ako ba? Hindi ko maintindihan itong mga to. So pagdating namin dun sa Germany, puta, nakita ko na yung mga robot dun. Putang nakasimangot na lahat ng tao. Oo, grabe, Pag-iba dito, ang bilis nilang maglakad, nakasimangot. Pati yung driver, no? Ganun. Di ka tulad dito yung driver, pag sakay mong sesay, makipagkwentuhan na sa'yo, di ba? Tinry natin kausapin yung driver, no? Parang ay tayo kausapin, no? Usipin mo, itim pa yun, ha? Pag itim, di ba, usually mabait siya sa mga Asian or sa kapwa niya, itim. Yeah. Doon parang depressed na hata sila. Parang, ha? Ano? Salita, wala akong may kanina ka pa, eh, no? Ano? Wala. Ayun. Solid.
Ko hindi ba, ano, hindi tourist friendly yung train nila. Hindi, hindi. Hindi. Pang-local talaga. Pang-local siya. Pang-local. Pang-local. Yung train, kaya nga pinag-experience ko rin kila ko yun. Turistang, ay, yung problema nyo, pang-turista eh. Oh, kaya nga pinag-experience ko rin kila ko. We could have just, ano, flew, mag-airplane na lang kami. Oo nga, yun yung sabi ko sa kanya, Frank, oh, ba't tayo nag-aeroplano? Pero gusto ko ma-experience. Gusto ko maranasan mo tong European na ano. Pero ang naisip ko nun, kasi naano ako, di ba, sabi ko, ay na, hindi dapat tayo nagtatravel ng ganito eh. May dala-dala tayong maliit na, bigat-bigat. Nakakasira ng swag. Di ba? Tapos, angat-angat mo dun sa hagdanan. Parang gano'n. Tapos, eh, nagmamadali ka pa dahil may iwan ka na ng train. Takbo-takbo ka, dahil tinutulak mo yung maliit. Wala na talaga yung swag mo eh. Tapos, inaano pa nila ako. Tainan to, swag talaga unang iniisipin. Sa dami ng iisipin. Pero sabi ko, dapat next time, wala kayong dala. O, pa magta-travel tayo, pera lang dala natin. Yep. Tapos yung mga damit natin, doon na tayo bibili. No? Ganun, yun ang, para saan yun ang tamang pagta-travel. Harap. At ganun. Sarap. No? Sa mga luxury, ano tayo mamili-mili ba, no? Right. Yun. Tama. You know, okay. Goals. Break muna tayo. Next travel. Next travel. And we're back. Back. Magtanungan back tayo habang kumakain si Goy-Goy. Ako unang tanong. Unang tanong. Ayaw na magbasa doon. Unang tanong. Galing interview. Ha? Galing kay Diw from Taguig. Yung Diw niya, D-I-W. Hindi yan nag-win. Ang Diw. Koy, paano mo i-handle tong ganito? May gusto kasi sa akin yung friend ng GF ko. Bali, chinachat niya ako na sa second account ko. Ano magandang move dito, Kuya Koy? Kuya Koy. Ako sa kanya, isumbong niya dun sa friend niya. Lalaki. Yeah. No? Isumbong niya sa kaibigan niyang lalaki yung GF. Wait, Koy, ikwento mo yung experience natin sa Germany niya yan na merong isang lalaki na parang ganyan yung nangyari. Pero hindi kayo magkaibigan, though. Okay. Wait. Bago kwento yan. Sa tingin ko gusto niya yung babae kasi para itanong niya pa yan. Yeah. Gusto, parang gusto niya i-entertain yung, eh. No? Pero hindi, sa tingin ko ang right move, isumbo mo sa tropa mo. Titibay pa ngayon yung friendship nyo nung tropa mo. Yeah. Bros before hoes. Yes, yeah. Sir. Bros before hoes. Hoes before hoes yan. Yun lang. Ano ba yun? Ang sabihin mo? Oh, yung kwento mo daw yung sa Germany. Oh. Mm. Mga babae. Ah, okay. Mga Ace, tinan mo to ha. Nasa Germany kami, di ba? Ngayon, ito nangyari. Nawala na kasi sila Frank. Kasi may sinusundan silang Bombay na... Kasi... Kasi magulo kami doon, adventurous doon, kami. Ina, may lumapit na Bombay sa kaibigan, sa kapatid ni Frank. Mekos. Holy man. Pinasahan siya ng papel. Pinahawak sa kapatid ni Frank yung papel. Naka-crumpled dito, di ba? Naka-crumpled. Tinanong siya ngayon ng Bombay, parang, ilang taong ka na? Ano ang naiisip mong bulaklak at saang bansa ang huli mong napuntahan? Sinagot lahat ng kapatid ni Frank. Pagtapos nila mag-usap, pagbuka ng papel, nandoon lahat. Yung mm-hmm sagot nung... Nag-guess mo? Nag-guess mo yung magic na yun? Hey, yo! Oo, ganun, oo. Ngayon, bandang huli, hinihingan ng donation yung kapatid ni Frank, pero walang binigay. Oh. Eh, nung nangyari yun, wala rin si Frank. Ngayon, nung kunento ng kapatid ni Frank sa kanya, si Frank naman, gusto niya rin magpahula. Tara, hula. Inaanap niya, inaanap niya. Una nakikita pa. Bago nga yun, nag-voice message pa sa akin si Kuy. Nasa CR kasi ko nun eh. Mm. Voice message siya. May kausap si Vince na Bombay. Puta, madali ako. Kala ko, away na o ano. Tapos pag-akit ko doon, yun, paalis na yung Bombay. Sabi lang ng Bombay, tell your brother what happened. Parang ganun. O di kinuwento sa akin ng kapatid ko na, elibs ako ngayon. Tol, ang liit na ng Bombay, ang layo na, layo diba? Malayo na. Si Frank, di! Habulin natin, gusto ko magpahula. Parang ganun. Sabi ko, wag na. Sabi ko, ganun. Eh, pinilit niya. So, nag-inabalahan na kami tatlo. Ako, hindi na ako sumunod. Eh, huwag yan. Tangina, papahula ka dyan. Tapos si Vince at siya, inabol yung Bombay, nawala na, di ba? Pagtingin ko sa kaliwa ko, may blandi. Mm-hmm. Parang ganun. Tapos maganda yung forma niya. So, nilapitan ko siya. Tapos nag-ano ko sa kanya, eh, you speak English, blah, 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 blah. Tapos, yun nga, flirt, like, mga ganun shit. Tapos tinanong ko siya, sino hinihintay mo, boyfriend mo? Sabi niya, hindi ah, wala akong boyfriend. Sabi niya gano'n. Ang linaw-linaw nung pagkasabi niya, hindi, wala akong boyfriend. E di, nung sinabi niya yun, di tuloy-tuloy yung usap namin, conversation namin, di ba? Tapos, mamaya may tumawag sa kanya sa phone. Parang may kausap siya. Yung pala, yung parating ng hinihintay niya. Yung lalaki. Pagdating ng lalaki, sabi ko, sabi mo wala akong boyfriend. Nasabi ko dun sa lalaki, sabi niya wala siyang boyfriend, oh. Nasabi nung lalaki, she said that. Parang na ganun na bad trip yung lalaki.
Sabi ko, sabi niya wala siyang boyfriend. Tapos yun, diaya niya na yung babae umalis. Tara na, parang ganun. Tapos parang nagkabadripan sila, parang ganun. Tapos sabi ng babae, hindi ko sinabi yun ha. Sabi ko lang, I don't need a man. Sabi niya ganun. Pinabango niya yung pangalan niya ba? Parang ganun. Tapos yun, umalis na sila. Tapos parang mag-aaway pa silang ganun. May sinabi ka pa eh. Anong sabi ko? Ah, sabi ko sa babae, paalis na sila. Sabi ko, you're cheating. Sabi ko ganun sa babae. Oh. So yun, ba, yun nakuha ng video ni eh. Alam ko, in-stories ko yun eh. Oh. So yun, sa tingin ko, sana maghiwalay sila dahil sa akin. Yeah. Anyway, may tanong ako, anong nangyari kay Mekos Blaine? Sino yun? Ayun, nung nahabol ko na. Mekos Blaine na wala. Dalawa na sila. Nahabol niya yung bumbay. Dalawa na sila. Ngayon, nakatingin sa bag ko na Louis Vuitton. Ay, mayroon ng singil agad. Hindi pa ako nahulaan, may presyo na 200 euros. Oh, eh, ayaw ko na dyan. Kala ko ba holy man kayo? Sabi mo, ulaan ko sa paing kita. Kasi ikaw yung lumapit eh. Pwede rin. Si Vince nilapitan eh. Pwede rin. Pero gets mo na, nakatingin siyang ganun. Parang sinasize up niya ako, ganyan. Tapos sabi pa niya sa akin, what if I calculate on your forehead the name of your mother? Hindi mo ako maluloko, may bayad eh. Ayoko pa rin. Yung kagawin ko sa pangalan ng nanay ko, alam ko naman yun. Gago ka ba? Di ba? 200, wala kang may pangalan na. Pakalculate mo paano tayo yaman. Tapos ito pa, di ba sila magkapatid magkasama humabol ng Bombay. Mm. Pagtapos niyang kausapin yung Bombay, pagtingin niya sa likod niya, maraming kapatid niya. Nagkawalaan na kami. Yung kapatid niya, bumalik sa akin. Yung nagkita-kita ulit kaming tatlo, galit na galit siya sa kapatid niyo. Ba't mo ako iniwan? Eh parang kung ano mangyari sa akin? Ano ba yan? Kunyari, sundalo tayo. Iiwan mo ako ng gano'n-gano'n lang. Away pa sila ng gano'n po. Gano'n pa si Bizzo, man down. Tol, mula nung nakasama ko to sila doon, sila magkapatid, nakita ko kung paano talaga silang magkapatid. Hindi nyo nakikita yung side na yun eh. Tol, grabe siya ka-stricto sa kapatid niya. Wala siyang ibang ginawa kundi pagalitan yung kapatid niya. Kahit anong makita niya, parang referee siya eh. Nakikita niya lahat ng mali. Sabihin niya, ano ba yung sombrero mo? Tabingi. Ayusin mo nga yan. Tabingi yung brim, tabingi yung pagkasuot mo, tabingi lahat. Ganun yung lagi niya ginagawa yung kapatid niya. Pero wala rin sinasabi si Vince, no? Sanay na yun, sanay na. Oo, stricto. Tapos, eto pa, nag-scooter kami, di ba? Nag-renta kami ng scooter eh. Eh, si Vince yung parang nag-lead. So ako, sumusunod lang ako, pangalawa ako, siya yung pangatlo. Si Vince dumire-diretso kahit red light. Galit na galit siya. Ano ba yan, Vince? Kita mong red light eh. Mapapahama kami sa'yo. Anong klaseng leadership yan? Anong klaseng leader yan? Ganun-ganun siya. Ang tagal niyang nag-ganun. Tuloy-tuloy. Mamaya, siya na yung nag-lead. Siya na yung nag-lead mamaya. Kamali. Ula ako lang kamali si pare. O, inumin na lang pasan rin yung red light. Sabi ko, Vince, pagkakataon natin gumanti. Puta, inando sila sa kabilang stoplight. Naririnig yung trash talk nilang dalawa. Anong klaseng leader yan? Sama silang powers. Ginantihan talaga namin eh. Pagalitan natin yan. Sabi niya, minsan lang magkamali. Simbisa ako nagkamali. Grabe ako tin-trash talk. Sabi ko, minsan lang magkamali. Wala, pag perfectionist ka, bawal magkamali. Oo. Oo nga. Ganun. Yes. Pero lagi kami talagang ganun magkapatid, Tol. Parang okay. Ganun kami lagi. Tatanong ko to. Tanong galing kay Russell Lacuna. Yo, yung mga tanong pala to, galing to sa Telegram group ni Bugoy na Koy-Koy. Yeah. Nagkaanak ka sa red flag na babae. Ano mapapayo mo? Hindi mo din maiwan kasi nga may anak kayo. O, so siguro siya yung nagkaanak sa red flag na babae. Kaso di niya maiwan dahil... Kaya naman, munguya pa ako eh. Yeah. Ang naging ganyan din naman ako dati eh. Ano mapapayo mo daw? Ako. Oh. Kuya, mapapayo ko dyan. Yung payo sa akin ni Koy-Koy dati. Ano yung payo sa'yo? Sabi mo sa babae mo, sa'yo na yung anak mo, gagawa ako sa iba. Oops. Tol, effective! Yo. Hindi. Koy, nung time na yon, niisip ko talaga, parang, sasabihin ko ba talaga yon? Mm-mm. Pero nung sinabi ko talaga, nagbago talaga yung ugali niya, yung ano. Mm-mm. Talaga promise, kahit ako nagulat, tangina, effective ba? Sabi siya, trust in ko eh. Yeah. Totoo yun, pre. Ako para sa akin to, hiwalay niya yung red flag na babae. Pero yung anak mo... Hindi naman kayo nag-break ng anak eh. Oo, anak mo pa rin yan. Yung babae lang naman nag-break eh. Tatay ka pa rin naman nun eh. Ngayon, kung ipagdadamot niya sa'yo yung anak, hayaan mo lang, di ba? Tapos magpalupit ka lang bilang isang lalaki, magpalupit ka na magpalupit. Ngayon, pag lumaki yung anak, makikita niya talaga, ba't ganun si tatay, okay yung buhay kami dito, hindi. Diba? Tapos bumalik ka ulit dun sa buhay ng bata, let's say 18 na ulit yung bata, sumulpot ka ulit, diba? Yo, ano, lagi talaga kitang iniisip, sa totoo lang, pero ginawa ng nanay mo na
ilayo ka sa akin. Ilayo ka sa akin, pero lagi kitang iniisip. Yeah. Ngayon, pag gustong, pag nakita ng anak mo na okay ka naman bilang tatay, nakita niya yung buhay mo at ganun, at gusto niya sumama sa'yo, good yun. Pero pag masyado na siyang na-brainwash, at hindi niya makita talaga na, ano, na okay ka, well, siguro para sa akin, no, kumbaga kung ako nasa sitwasyon na yun, ha, di doon ka na nga sa nanay mo, mana ka doon, tanga-tanga ka, hindi ka. Alam mo yun, di mo nakitang mas okay ako, di ba? Parang ganun. Yun ang sa tingin ko, yun ang gagawin ko sa sitwasyon na yan. Tama yun. Okay, next. Next question na. Yeah. Galing kay Jansan. Ayan. Galing kay Jansan. Bakit may mga babae mas gusto nila sabihin na, sorry, strict ang parents ko. Bawal kasi sa simbahan namin yan eh. Study first, etc. etc. Imbis na sabihin sa'yo direkta ng hindi kita gusto or hindi kita gusto kasi may ibang type ako. Ba't yun sinasabing direkta? So mas gusto mong bastusin ka pa niya, bait na nga ng babae. At least pinaganda pa niya. Malay mo, may ganda talaga. Maganda polite yung, na nga siya. Yung pinagagalingan nito. Polite na nga yung babae sa'yo. Ayaw kanyang masaktan ng sobra. Gusto mo pa, saktan ka niya na hindi kita type. Ganun. Gusto na itong lalaki na straight to the point. Masokista eh, no? Mm, ganun. Eh, lalaki kay straight to the point. Gusto ba ata sabihin, tingap siya, no? Ano? Tingap. Pangit. Pangit kasi, di kita tayo. Ina mo, ay. Babae nga eh, hindi siya straight to the point. Magandang tingnan na lang na ganun, na at least sinabi na maayos pa kaysa binurtal ka niya. Tama yun, Jansan. Tsaka usually yung babae natatakot din mong brutal ng lalaki kasi hindi naman nila masabi, mami, asahe ko yung lalaki. Yep. Yeah. O, di ba, tama? Kaya natatakot din yung babae na bastusin sila. Actually, totoo yun. Kasi kadalasan ng mga lalaking ganun, pag sinabihan sila ng brutal na ganun, pangit ng reaction. Nagre-react, nagalit sila, kung ano-ano na sabihin, oh, mandi ka, magaganong salit. Lalabas na yung totoong ugali ng lalaking. Kaya naka-experience na siguro yung babae na yun na ganun, kaya... Most likely. Ganun na yung mga ano niya. Yeah. Next. Okay, next question. Galing kay Jay. Tanong para kay Koy. Koy, matatawag mo pa din bang man ang lalaki? If nasa kanya na lahat, pera, power, anything, pero baog siya. Kasi 'di ba ang man meaning reproduce and survival. Matatawag ko siyang ano? Man. Man? Kung baog siya. Naman. Oh, sa tingin ko. Anong kinalaman? Pwede ka nga mag-ampun. Hindi, ito kasi pwede sabi niyo. Kasi 'di ba ang man, ang meaning ay reproduce and survival. Mm. Eh, paano ka magpag-reproduce nga kung pwede ka naman makapag-reproduce sa ibang paraan din eh. Let's say, kunyari, naging malupit ka na tao, right? Tapos maraming lalaking humahanga sa'yo. Mm-hmm. Parang marang anak mo rin yung mga yun eh. Nakagawa ka ng mga malulupit na version dahil sa'yo ba? Nag-guess mo? Good at point, good naman point, Koy. Tsaka hindi naman puro kayo may anak ka, man kayo. Ang dami-dami may anak dyan na hindi man naman talaga. Yun. Tangin na totoo yun. Madami nga may anak talaga na hindi naman man. Totoong man. Di ba ano? Daming ganun. Kaya hindi yun. Kaya gusto ko nga sinabi mo sa dati, Koy, na ano eh. Dapat pag-anak, may lisensya din eh. O para sa akin, ganun talaga. Kasi kung kukuha ka nga ng driver's license o kaya baril, kailangan mo lisensya eh. Uh-huh. Di ba? Ipinuputok mo rin naman eh. Di ba? Yeah, tama. May lisensya din. Tama. Okay, isa ko nasagot. Nice. Next! Meron dyan yung matindi, yung talagang pinipilit niya, nasagutin natin. Okay, yung copy-paste? Hindi. Asan na yun? Pati nga nun... Ha? Isa ako. Hindi yan. Yeah, to. Yan yata yun. Yo, tanong mula kay JC Mendoza. Oy, JC. Yo, JC. Mendoza. Kapatid ni Frank yan. Okay. Matik yan, Ace, man. Dapat, tanong ha. Pinuntok ko yan sa labas. Dapat bang balikan ang babaeng mahal ko na nabuntis ko? Nagkahiwalay kami noon at alam niyang habang buntis siya, nagpakantot pa rin siya sa iba dahil wala naman daw kami. So hindi daw counted as cheating yun. Pinaglalaban niya at yung lalaki na dumali sa kanya, kilala ko at kilala niya ako. Hindi ba typo yan? Wait. Ulit. Parang ang gulo eh. Gulo nyo kasi ulit eh. Oo, mamaya na kayo mag-react, pare. Tinan nito ha, sinusolve namin yung mga problema nyo ha. Yo, yeah. JC. Mainig ka. Tanong, ulitin ko. Dapat bang balikan ang babaeng mahal ko na nabuntis ko? Diba, nabuntis niya. Mahal niya. Oo, tapos naghiwalay niya. Sila. Uh-huh. Habang buntis siya, nagpaantot siya sa iba. Uh-huh. Tapos, sinasabi ng babae, hindi naman daw cheating yun dahil wala sila. Break sila. Wait. Habang buntis? Buntis siya. Yeah. Siguro, hindi pa, wala pang baby bump. Okay. Mm.
Pero, yun nga, habang punti siya, nagpakantot pa rin siya sa iba dahil wala naman daw kami. So, hindi daw counted as cheating yun. Okay. Ooh. Pinaglalaban niya yun nung babae. At yung lalaki na dumali sa kanya, kilala ko at kilala niya ako. Okay. So, ang tanong niya, ano ay dapat bang balikan? Huwag na, iwan mo na. Pre, huwag mo na palikan, pre. Huwag mo na. Sige, si Budoy. Alam na ni Budoy. Bakit, Doy? Bakit, Doy? Hindi naman worth it, eh. Kasi? Kasi? Kasi nagpakantot na sa iba. Oo. Eh, buntis nga siya nagpakantot siya. Wala sure ka bang? Ang tanong... Eh, hiwalay nga sila nung nagpakantot siya. Hiwalay nga sila, eh. Tanong dun, 100% bang sure sa kanya yung lalaki? Ay, yung bata. May isang ganun. May gusto ko yung side na yan. Gusto ko yung side na yan, Tol. Pero hindi niya na sinabi yun, eh. Let's say, kunyari kanya. Kanya talaga, oh. Diba, nabuntis, naghiwalay. Nagpakantot ng buntis. Oh, dapat niya ba bang balikan? Counted ba as cheating yun? Counted as cheating? Oo naman pa rin. Pre, buntis nga. Wait lang, pre. Buntis nga siya nagpakantod siya. What more pag di pa siya buntis? Hindi. Ang pinatanong niya. Eh, kaso hiwalay sila. Tama. Kaso hiwalay nga sila. Yun nga ang tanong niya, eh. Huwag niya nang balikan. Putang ina niya. Ang tanong niya, dapat bang balikan ang babaeng mahal ko? JC Mendoza, wag. Please. Huwag na balikan. JC Mendoza, wag. Please. Gawin mo na lang yung ginawa, yung sinabi ni Koy kanina na yung bata na lang yung ano. Intindi niya kung balikan talaga sa siguro. Kanya. Balikan mo siguro. Kung kamukha mo, ha? Pero kung gusto mo ma-fuck up yung buhay mo, balikan mo yung babae niya. Gusto mo ng thrill. O kasi habang buhay niya iisipin yun, eh. Yeah, no? Kakargahin niya pa rin yung sa utak niya. Agree ka ba, Frank? Tahimik mo dyan, ha? Hindi yun ano, sa mga buntis na yan. Kung yan lang yung info na meron ako. Ang hirap, eh, no? Hindi na. Pero hindi kasi natin alam kung baka mamaya may nadadagdag na value yung babae dun sa lalaki. Yeah. Yun yung pinaka sa tingin kong factor na pwedeng mabago yung sagot ko. Hindi nga rin natin kasi wala namang babaeng naghiwalay. Yun pa. Kung bakit sila naghiwalay? Oh, ibang usapan pa yun. Pero hindi ko masabi kasi kulang yung info, eh. Yeah. Hindi natin malaman kung worth it ba yung babae. Yeah. Wala namang babaeng hindi nagkakamali, eh. Yeah. 'Di ba? Alangan naman lahat ng babae mo kahit ang laki ng value na binibigay sa iyo, isang mali lang niya papakawalan mo na. Yeah. Hindi rin natin masabi. Paano kung ganun yung pagkakamali sa'yo? Yeah. What do you mean? Nag-away kayo ng buntis. Ayun sa akin, hindi na. Eh kasi hindi ko rin alam kung anong value nung lalaki. Yeah, yeah, yeah. Mamaya wala ka namang value, tapos nag-inarte ka ng ganyan. Yung babae mo nyo, may value. Sabi, magkakakilala silang tatlo basically. Oh. Pati yung lalaki mismo, magkakilala sila. Ibang level na naman, no? Kung ako, magulo na, di ba? Oh. Back to zero na, wag na. Yan na. Magulo naman, eh. Ang pinaka-good answer talaga dito, wag mo nang balikan. Oh. Kasi anumang dahilan na para sa akin lang, nagpaantot ka na sa eBay. Yeah. Yun pa. Tanong ko lang naman doon, sa atin na, dapat niya, sa atin lahat, kailangan natin sagutin, kailangan niya pa bang tropahin yung... Yung lalaki. Diba, hindi na, diba? Depende rin, Koy, kung umamin yung lalaki sa kanya nung simula pa lang. Yeah. Yo, hindi, bro. Pero nagawa na niya. Pero kaya nga. So kahit umamin siya, naku. Hindi pa rin talaga. Ako, kunwari, Frank ako. Kunwari, kakantutin mo yung babae ko. Aaminin mo sa akin. Matutuwa ako sa'yo, pre. Pero hindi, mali pa rin siya para sa pero akin. Pero mali na... Kinembang niya. Yeah. Mali na binembang. Nawala information ng lalaki. Well, parehas silang mawawala sa akin. Lang, pero mas ano ako sa lalaki nun. Pero break na kayo niyan. Ha? Pero parehas kayo mawawala sa akin nun. Pero mas side mo ako nun. Ma-appreciate mo lang ba? Oo. Yes. Ma-appreciate mo lang na inamin niya. Tiyan mo, JC. Dahil sa'yo, may nagkakantuta na dito. Ma-appreciate niya yung loyalty. Tiyan mo, JC. Ito pa, isa pa. Para tanong niya yan, meaning hindi niya ma-handle mag-isa. Yeah. Nahirapan talaga siya. Pinilit niya, eh. So wag na. Yeah, wag na. Yeah, hindi tama. Mo na ma-handle, eh. Magugulo pa yung buhay mo, eh. Wag next na. Next problem mo na dyan yung bata. Na. Comment mo yung family picture nyo, ha? Magbabalikan yun sila. Tol, tama talaga na mag-back to zero siya. Alam mo bakit, Tol? Mm. Tol, ang na-realize ko, di ba, nag-landing ako sa Dubai, yep. Na airport, di ba? So ngayon, doon sa Dubai na airport, parang United Nations doon, eh. Puta, lahat ng lahi nandun doon. Yeah, hindi ka tulad ng Germany na airport, puro Germans makikita mo, right? Sa Dubai, parang lahat ng lahi nandun doon talaga. Ang daming tao. So naglalakad ako, ang laki ng airport, di ba? Ngayon, iba't ibang klaseng babae nakikita ko doon. Ang dami kong magandang babae nakita. Parang kada tatlong hakbang ko, lagi may magandang babae, magandang babae. Doon ko na-realize na, ang dami talagang magandang babae. Yeah. Ngayon, nilagay ko sa sarili ko na, paano kung ako yung babae na naghahanap ng astig na lalaki dito sa airport na to? Ayun ang mahirap. Mahirap.
paano mo, di ba, ang hirap talaga. Una, wala nga siguro malamang sa isang airport, pwedeng wala talaga. Yeah. Di ba? Ang hirap. Kaya para sa akin, madaming magandang babae. Yeah. Kaya JC, okay lang mag-back to pass, tagin mo sarili mo. Yung nag-drive lang ako papunta dito, tol, eh. Ang dami talaga akong nakita. Wow, dahil maganda sa Pinas. Parang alam mo yun, na bata pa sila, parang inosente pa. Parang ang dami dito sa Pinas. Parang nakumpara ko lang bigla nung nasa Europe tayo, di ba? Yeah. Parang nung nag-drive ako dito, ilan na yung nakita kong parang, oh, okay itong babaeng ito, maayos siya, ganito. So, jeep lang siya, antay siya ng jeep, di ba? So, hindi mo kailangan problemahin. Sa totoo lang, pag may nagpapasakit ng ulo sa'yo na babae, alisin, puta kayo na. Anuhin mo, problemahin mo yung sarili mo. Alisin. Kasi pag namumroblema siya ng ganyan, ibig sabihin wala siyang options. Oo, wala siyang options kaya siya namumroblema. Oo, ngayon kung may option ka, hindi mo po problemahin yan. Ikaw ang pinoproblema ng babae dapat ngayon. Yeah. Diba kung marami kang option, siya dapat namumroblema, paano siya maghahanap ngayon ng tatay para sa anak niya? Pag binalik mo yung babae mo, JC, parang kumuha ang martil yung pinukpok sa ulo mo, tangina mo. Mga metaphor. Pero Frank, di ba isipin mo, kunyari ikaw nga yung babae, kunyari babae ka, mas maghanap ka ng asig na lalaki, hindi ganun talaga kadali, di ba? Yes. Ang hirap talaga eh. Yes. Pero kung yung lalaki ka na maghanap ng bagong babae, marami, umuulan talaga ng magandang, mas rare yung... Pero ano, kung lagyan natin sa sitwasyon na babae kayo, tol, ano? Paano kayo ispat ng... Yun nga yung sinasabi niya, mahirap nga eh. Kaya nga. Mahirap. Paano? Una, bago ako pumuesto kung nasaan yung mga astig na lalaki, kailangan ko muna ang gawin yung sarili ko na kagusto-gusto ng mga astig na lalaki. Kasi pwedeng alam ko saan tumatamba yung mga astig na lalaki. Pagdating ko, hindi naman nila ako gusto. Yeah. So ayusin ko muna yung sarili ko bilang babae ba? Para magustuhan nila ako. Pa-lash ka, pare-tokey ka. Pare-tokey ka. Grabe ka naman, pare. Hindi naman, kahit yung ugali mo man lang, alam mo yun. Attitude. Yung astahan mo, yung paano mo... Pero alam mo para sa akin, Koy, ano pa rin, experience will teach them eh. So bago nila subukan ayusin yung sarili nila, okay, humarang ka na, maghanap ka na ng lalaki, matututo ka ngayon. Kasi malalaman mo kung anong actions mo yung magugustuhan niya at anong actions yung hindi niya magugustuhan. Ngayon, mababago mo yung sarili mo. Ano? Yes. Gets mo? Kahit dating lang, coffee-coffee lang. Hindi ko naman sinabing magpaagalaw ka o ano eh. Makipag humalubilo ka sa high value maker. Hindi yata nagagawa ng babae yun, Frank eh. Alin? Yun yung, kumbaga, sabi mo nga, maaga pa, humarang ka na para magkamali ka na at matuto. May natuto na bang babae? Yun nga, kaya nga bigyan natin sila ng game ngayon, 'di ba? At least makipagkape-kape ka man lang, makakausap ka ng lalaki na malalaman mo rin kung type mo ba 'yung ganitong type na lalaki. Yeah. Tapos malalaman mo rin sa vibe mo, arrive mo kung nagugustuhan ka ba niya. So matututo ka ngayon, 'di ba? So kahit kape lang, friends lang, alam mo hindi mo rin alam baka may opportunity na mag-arise or whatever, 'di ba? Wholesome fun, wholesome lang na ano. Nice. Kaysa mag-club-club ka, naglalasing-lasing ka. 'Di ba? O makipag-meet up ka coffee shop, magkape-kape kayo ng decente. Kaya starts, bro. Club ka, may bote ka pa doon. Kaya girls, dapat siguro 'yung mga babae para makahanap sila ng man, try din muna nila na kontrolin 'yung pagiging malikot nila na hindi sila lalabas ng bahay. Gets? O magulo. So paano nila makakahanap ng lalabas ng hindi, bahay? Hindi, ayusin muna nila 'yung sarili nila ba? Kasi baka gusto nila ng high value man pero sila hindi sila maayos. Ngayon sinasabi ko kanina. Oh, pero ang sabi ko nga, mas maganda, may experience mo rin sa labas. Gets. Kasi mas mabilis kang aayos. Gets. Diba? Alright. Yeah. Next question. Last question. Ano yan? Okay pa yan? May isa pa akong tanong ha. Yo, tanong. Galing kay JP. Sige, next na natin. Next na natin. Next na natin. Okay, break muna tayo. Babalik ko agad to. Let's go. Nareklamo yung pag-club date. And we're back. Sa mga babae lang yun. Sa mga babae lang yun. Oh, wag ka affected, mate. Pwede tayo mag-club. Pwede ka. Pre, kasi may bote pa to sa Revy. May expert na. Naka-expert na ba? Yung bote ko sa Rebel. So mag-aya na ngayon ng mga mag-Rebel, pre. Oh. Dong, question, dong. Yo, next question. Galing kay JP Reyes. Yes, sir. Koy, medyo... Ako naman. Hindi, para sa lato, panlalaki to. Budoy, hu! Ge! Paano makaka-recover kung isa na akong failed na tao? Sumablay na sa buhay, di nakapagtapos, walang trabaho, walang negosyo, walang pera, may edad na rin, pamilyado, square o normie lang at depressed. Yeah. Bakit kasi wala kayo nung bata pa ako? Mas matanda ka sa amin eh. Ba't kasi nauna kang pinanganak eh? Joke lang. Dito, joke lang. Walang edad-edad, di ka pa huli tol.
Oo nga, masyado pa nga maaga eh. Hanggat may oxygen, tama yun. Tama yun, pre. Si KFC nga, 75 na nanalo eh. Yeah. May ari nung KFC. Oh, talaga ba? 65. But mas iniisip na failure ka. Diba? Oh, yun. Ka mag-isip. Yun pa lang, bro. Yun pa lang eh. Huwag mo nang isipin yun. Nakumpirma mo ni. Failure ka na. Pinag-iisipan mo pa. Sobrang confirm nga. Ang daming ano. Backup ano. Hindi, gawin niya na lang lesson yun siguro. Una, ay accept mo. Yeah. Accept mo tsaka muna. Baka hindi ka naman ganun katanda pa. Baka akala mo lang. Let's say kunyari matanda na siya. Let's say kunyari 60 na siya, right? Mm. Kunyari 60 na siya. Tapos, let's say hanggang 80 na lang. 20 years. Kahit pa hindi ka maging sobrang yaman, pero yung 20 years in, mapagtitripan mo pa yun. Papasaya mo na lang yung buhay mo. Kaya mo pang gawing epic yung buhay mo. Pero ano ko doon, 60 years, wala man lang nang, hindi ka man lang naging masaya. Parang posible naman yun. Tingin ko kaya ganyan siya ngayon kasi depressed na siya eh. So kahit ano, kaya nga, kaya kahit anong saya nung na-experience na nun, wala na sa isip niya. Tsaka maraming ganun, oo. Specific advice, sa tingin ko, ayusin mo yung health condition mo. Malamang puyat yan, malamang hindi maganda kinakain yan. Kaya ganyan yung nararamdaman niya. Ay, pre, ito malapit dyan, ha. Ang foreigner. Pensionado siya. Diba? Napagkwentuhan siya sa akin na simula 28 hanggang ngayon, 60 na ako. Nagko-cocaine ako. Tapos, ang problema ko ngayon, hindi tumitigil yung pera ko kaya di ko mapigilan mag-cocaine. Nasayang yung buhay ko para sa akin, di ako masaya. Sabi niya ganun. Sabi ko na lang sa kanya, at masaya ka pa rin. Grabe na nga yung mga napagdaanan mo. Navy siya, ganun. Hindi eh, nagsisisi ako eh. Parang ganun. Ang dark nung nakita niyang side, imbis na yung good side yung tinignan niya. Tangina, grabe pinagdaanan niya, di ba? Pero ngayon, ang dating sa kanya ngayon, nagsisisi siya sa buhay niya. Kasi nandun sa depressed state na yun. Yeah, gets. Pero kung nasa maayos kang state, makikita mo yung brighter side. Tinan mo yung, di ba, hindi siya nasa maayos na shape. Right? Oh, yun pa. Yun pa, pati yung health niya. Yun pa lang, kuyari, ayusin mo lang ulit yung physique mo. Gaganda na nga yung tingin mo sa buhay kasi magugusto mo na yung sarili mo eh. Yeah, tama. Diba? Para yung confidence mo, mag-iiba na. Yun, makakita ka na ngayon ng good side. At tingin ko yan ang pinakamura nga na konting solusyon na gagawin mo eh. Ayusin mo yung sarili mo. No, push up ka. Ayusin mo yung sarili mo. Ayun, hindi mo kailangan ng pera dun, pre. Oh, yun yung simple explanation yun, pero science yan eh. Kumbaga, hindi mo matatalo yung facts na kapag inayos mo yung kinakain mo, tulog mo, lifestyle mo, yung utak mo magpo-produce ng hormones, ng chemicals. Tama, tama. Diba? Wala kang choice kundi sumaya. Yes. Next. Ano na? Next. Tsaka una, hindi pa naman siya ganun ka-failure to ulit kasi sabi niya matanda na siya, di ba? Pero buhay pa siya. Ayun, yun nga eh. Buhay ka pa rin. Yung ibang tao hindi umaabot sa ganung edad eh. Yes. May internet ka nga eh. Para saan? Panalo ka pa rin in some way dahil may nakaka-inhale-exhale ka pa rin eh. Naka-YouTube pa yan. Tama yun. Sino yun? Nakapag-YouTube pa nga siya eh. Si JP Reyes. Si JP Reyes. Tama. Tsaka try mong wag i-down yung sarili mo. Kailangan niya maging cheerleader ng sarili niya. Yeah, unahin mo talaga sa sarili mo yung nagsisimula yung pag iniisip mo eh. Yung, kaysa yung ganyan iniisip mo, failure ako. Kahit di ka failure, sabihin mo agad na hindi ka failure. Yeah. Yun, ganun yun. Dapat lagi ka successful. Mamamagnet yun. Kung isipin mo rin naman tol, lahat tayo dumaan sa failure. Oo nga. Meron ba ditong hindi naging fail? Baka nga hindi nila alam, may fail pa rin tayo, di ba? Oh, like, hindi nyo lang alam, baka sa fail state pa rin kami. So hindi sa depressing, normal yun. Oo. Normal yun. Wala kayo alam. Diba? Wala kayo alam. Kung alam nyo lang. Wala silang alam, no? Wala alam nyo lang. Na-handle lang natin ng mga wala kayong alam. Palupitan ng wins, o palupitan ng failure. Palupitan ng failure. May palag din kami. Palag din kami dyan, kahala nyo ha? Ito yung sad story mo, JP Reyes, gusto mong tapatan namin. Oh, mga dog, dog. Sad storyan kayo, dog. Gusto mong mag-MM koy tayo dito? Kulang tong segment pag nag-sad story kami dito. Sisimula ko na. Dear, pero yan, si JP. Dear JP. Ayusin mo yung sarili mo. Ay, ano lang. Think positive. Simula mo lang dun sa maliit na bagay na yun. Huwag ka na maging positive sa drugs. Next. Actually, may magandang tanong na related dyan ah. Asan? Ano, tingin nyo, may negative side ba ang pagiging positive or optimistic all the time? Frank, yun.
May negative side ba, bro? Lahat ng sobra may negative. Yeah. Yes. So, kasi diba sabi nila meron lang optimist, tsaka ano yung negative? Ano tawag sa ganun? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam yung Frank, wag ako. Unoptimist. Hindi. Optimistic tsaka pessimistic. Ayun, pessimist. Meron gitna nun eh. Realist. Realist. Ayun, makatotohanan. So, ang gagawin mo, hindi pwedeng optimist ka lang. Kailangan paghaluin mo yung pagiging optimist at tsaka realist. Yeah. Kasi pag optimist ka lang, putyan, mahirap yun. Hindi mo nakikita yung mga pwedeng maging problema. Yeah. Kapag pessimist ka lang, malamang gets mo na kung bakit hindi maganda yun. Yeah. So, balansin mo, optimist at realist. Yeah. Kailangan yun. Pero tama yung sinabi mo na lahat ng sobra. Bawal. Hindi okay. Kahit nga tulad nga rin, sobra-sobra pera mo, hindi rin okay yun eh. Yeah. Kasi let's say, sobra-sobra yung pera mo, di ba? Ngayon parang may involve na sa politics. Yes. Di ba? Yung hindi ka na ganun ka malaya na klase ng mayaman, 'di ba? May mga ganun na klase. Tapikin ka na ng mga ano, kung ano ayaw natin, diba? O kaya hindi lahat tama yung lahat ng so. Ano bang sobra ang wala talaga ako, kahit sobrang bait mo nga bawal eh. Oo, apak-apakan ka ng mga talaga. Tao noon eh. No? Dapat sobrang saya ka lang. Hindi rin eh. Minsan din, hindi rin. Baliw ka na nun, mate. Ano ka na nun, mate? Chemist. Chemist. Hindi kasi pag sobrang saya ka din, tol, wala yung fire sa'yo. Yes. Hindi ka makahassle. Kaya minsan magaan yun, magaan. Maganda rin na naiinis rin tayo. Okay lang yan, tol. Hindi ba minsan may mga araw tayo na parang bad trip tayo dahil na ano natin, eh, nasan ba yung pera? Nakasimango tayo. Okay lang din yun kasi doon nga tayo nakakaisip ng mga malulupit na shit eh. Yes. Ng diskarte, di ba? Yes. Diba, hindi tayo nakakaisip ng malulupit na ano pag sobrang saya tayo. Koy, paano yes, pag totoo. Sobrang gutom? What do you mean? Sa gutom malirin yun. Malirin, tahimatayin ka nun. Oh! Sorry. Happy birthday to you! Pwede magkamali yun today! Happy birthday! Batiin naman natin sila, bruha, ng happy birthday. Yo, happy birthday! Happy birthday to you. Pakita ka naman sa camera. Hindi. Happy birthday! Happy birthday, sex bomb, la bruha! Happy birthday, Mosin! Okay. Oh, ano, nawala. Ayun na, isa optimistic. Yan. Optimistic. Ay, sobra, sobra. Sa gutom. Oo, oh, hindi. Yung pag sobrang gutom ka, di ba? Sobrang gutom kang, siyempre, lalo ang maano. Butas bituwa mo. Ano bang gutom siya? Sabi, gutom na gutom, ganyan? Oh, gutom sa akin. Sabi ko natin ganun ko, sobrang gutom man ha. Anong, siyempre, mapapaisip ka. Ina, kailangan ko nang kumain. Yeah. Gets. Gets kita dong eh. Pero may nabasa ako research, like halimbawa sa fighting. Diba akala mo pag fighter kailangan sobrang galit siya para mas makapag-fight. Sobrang kalma. Oh, kailangan kalma. Hindi sobrang kalma. Kailangan balance. Kaya nga sila nagmi-meets bago yung laban eh. Gets. Para makalimit. Kasi natatakot ko, bakit kayo nagmi-meets bago yung laban? Hindi ba dapat kino-conserve mo yung energy mo? Ano mo natatakot rin ang unang-una dyan? Hindi ba pinapagod mo? Di ba? Mali. Parang yung una tingin ko, parang mali. Yung pala, hindi nga naman ako fighter. Tanggal gigil lang, no? Oo, tanggal gigil siya. Parang ganun. So physically, kakalma ka ng onti. Nabagay. So pati sa fighting, isipin mo, bawal yung sobrang gigil ka. Diba? Kailangan, para makapag-desisyon ka ng maayos, ilagay mo yung brain mo, state mo sa gitna. Kalma. Relax. Doy, si Budoy kasi laging gigil pag sparring. Uy, gigil. Hindi ah, yung mga, hindi ako gigil. Si Janday lang gigil. Ito ang gigil. Turo nyo na ako, sige. Kahit mag-sparring ngayon. Okay, tama mo, hindi gigil, di ba? Gigil! Usapan pala, gusto nang manuntok eh. Maring na agad. Oo, di ba? Kaya matatamaan talaga eh. Gigil eh. may dalang si Tito Punch. Wala saan, guys. Ha? Wala? Tumapa kayo sa ring. Tumapa ka muna sa ring. Wala! Mic drop, mic drop. Introducing first. Introducing first. Guys, di po kami nag-aaway. Ganun lang kami. With testicle disorder. Sungong. Wala na magtatanong eh. Oh. Wala na akong mahirang tanong. Ito, very basic question na lagi natin nakukuha. Pero hindi natin sinasagot. So, sagutin natin. Paano mag-hassle? mas malalim ng onti. Ito mahirap. Ay, budget yan. Paano mag-start ng business pag 2K lang budget mo? O sabihin na natin low budget siya. Ano, 2K? Paano, hindi mo binasa ng
De, oh, de. Nakakabobo kasi. Tagino, bro. Paano maging yanking? Paano maging yanking? At paano pag-start ng business pag 2K lang ang budget mo? Yo, ang gagawin mo sa 2K mo, dagdagan mo ng 500, send kay Ari Gold Ginto, hassle. Yung hassle na word, send mo kay Ari Gold Ginto sa Instagram. Yeah. Bakit? Explain mo naman. Ay, sorry. Di ba? Para makapasok ka sa aming Telegram group. Two joints exclusive. Marami kang matutunan. Marami nang matututunan yung 2-5 mo. Yeah. I think hindi pag-start ng business yung kailangan mong i-focus ngayon. Yes, sir. Start mo muna mag-compose ng grammar. Di ba? Hindi, oy, grabe hindi ka. Business agad. Hindi. You know. Start niya mag-compose ng grammar na maayos. Paano nga maging yanking, sabi? Paano maging yanking at pag-start ng business? Pag gumastos ka sa sarili mo para maging isip businessman ka muna. Yes, sir. Tapos tsaka ka mag-business. Huwag mo isipin yanking, pesan ka muna, pre. Okay lang yan. Okay lang maging pesan, may yanking na eh. Tawin na lang ito ni Iso. Ito related din doon. Paano palakihin ang psychological wallet? Ay, puta kay Frank ko una. Frank, ito, ikaw mag-explain doon. Frank. Mga psychological. Yung una nakilala ko si Frank, kay Frank ko talaga una narinig yan, napatanong din ako eh. Sabi niya lang talaga, palakihin mo yung wallet mo sa utak. Di ba? Nung normal na ngayon, ang naiisip mo lang, hindi ko kayang gumawa ng 1 million. Alisin mo yun, baguhin mo yun. Yun, parang ganun yun siya. Explanation ko niyan doon kasi matagal na stuck sa tingin ko yung mga tao sa school. So yung wallet nila sa utak, yun, ang estudyante. Yun, hanggang ganun lang. Yun. Wallet sa utak. Di ba sanay sila na less than 1K yung laman ng wallet. So pag nag-graduate sila, feeling nila, dapat okay na yun. 2K na to. Dagdag onti. Like, okay na. Oh, 5K, okay na. Hindi nila naiintindihan na unlimited yung wallet na yun. Yeah, nai-stretch pa yun. Kung mga ngarap ka na lang din ang laman ng wallet mo, tapos unlimited siya, 5K pa rin ba yung iisipin mo? Yung hindi na cash sa wallet. Oo. Diba? Yung hindi mo na kailangan ng wallet. Yung hindi kailangan ng wallet na physical. Yeah. Yung wallet ng utak mo, yun yung unlimited. Pero yun, hindi ko makakalimutan. Isa yun sa mga hindi ko makakalimutan kay Frank na sinabi sa akin. Yeah. Sob. Next question. Eh, si Koy Koyo. Ha? Next question. Gahanap nga ako dito eh. Wala na kayong nakaabalaan dyan. Paano mag-hassle? Hindi, tsaka alam mo tol, yung inanuri ni Frank sa akin dati yan. Kasi minsan may mga gusto ako na, dati to ha, yung mga gusto kong kotse, masyado kong iniisip yung kotse nyo na parang gusto kong pangarap ko yan, ganyan-ganyan. Tapos bilang sasabihin ni Frank sa akin, huwag yan kotse yan. Parang hindi naman dahil pinapangarap yan eh. Yung mga gantong klaseng kotse, kumbaga inangat niya rin yung ganun ko ba na tingin ko, kumbaga hindi naman pinapangarap, normal lang yung kotse yan. Dapat normal lang na may ganyan nga tayo eh. Hindi yan, parang ganun. So, yun ngayon, mag-iiba ngayon yung takbo ng utak mo, yung hassle mo, mag-a-adjust din. Kasi yung mga ginugusto mo na, mas mataas na eh. Bigger shit na, di ba? Parang ganun. Parang yung iba, pag pinapangarap nila na magkaroon ng bahay, parang mali, parang papangangarapin ang bahay, normal lang yan, dahil nga may ganyan. Kaya, dahil tinitingnan mo na, natura ng iba. Si Frank Tol, nabiyan siya sabi, huwag ka ganyan mag-isip. Ganyan mag-isip, mali yan. Kasi parang referee nga yan. Referee nga yan lang. Di natin yung pito to. Tara ka ba? Pipita ako. Hindi, gusto ko siya yung ganito. Op. Gaganon ka agad siya. Op. Huwag ka ganyan mag-isip. Tol, tinitigil ko na pag may naririnig ako, nag-uumpisa pa lang siya na. Kasi malalagay pa sa utak ko. Tol, maganda nga talaga kung may pito kay. Oo nga. Ang angas din yun bago siya bago sabihin ka na. Huwag kang ganyan mag-isip. Tuwing may ipapasok, no? Di kaya rin talaga akong ma-referee. Iniisip ko rin talaga sarili ko. Hindi lang naman kayo eh. Ma-referee. Diba? Ayoko nakakita nun. Ayoko nakakarinig nun. Ikasama ko kayo eh. Alam nga namang hindi ko pigilan. Yep. Diba? So, para sa akin din yun. Kala nyo, sa inyo lang. So bagay, tangina sa atin, tangina, punahan din tayo ng mali eh. No? Talaga, ikaw hindi ka namumunang mali eh. No? Wala eh. Hindi ako nakakarinig dyan. Wala. Si Koy, hindi namumunan ng mali yan. First 5 seconds pa lang kayong makita, walang sasabihin yan. Walang comment yan sa suot mo. Walang comment yan. Walang pakialam sa paligid. Wala. Di mabait yan, pre. Mabait. Tanong nyo kay Ives, di ba? Koy, ba't mawala si Ives ngayon, Koy? Ewan ko, inaway ko nga kanina. Puta, kung may liga tayo, tayo referee niya ko eh.
Next, next. Ang dami ng tanong eh. Yo, sa mga gusto magpalagay ng logo, message nyo. Ah, yun pala, yo. Pwede pa rin tayo magpalagay ng mga logo nyo dito sa podcast natin. Message nyo lang ako o sila Kika. Promote natin yung logo nyo. Pwede yan. Abangan nyo rin yung mixtape ni Bugoy na Kuykoy. Yeah. Burman's Money, November 24. Lalabas na. Yeah, abangan nyo. Yan. Dami yan. Sino nandun? Siyempre, Sorrento Ace. Yan, nag-iisang Sorrento Ace. Dollar to peso. At siyempre, si Budoy 613, pre. Nandun, pre. Antayin nyo. Uy, Gago, antayin nyo nag-banking doon. Tangina champion yung si Budoy. Yeah. Congratulations nyo naman. At nag-iisa. Congrats malaki, Budoy. Budoy 613. Normal sa akin yun, kuy. Normal na yun. Normal na. Saan ka nag-champion? Sabihin mo naman. Philippine. KTM RC Cup. Yeah. Rider of the year. Rider of the year, sobrang lupit. Sa podium siya lang mag-isa. Walang second, tsaka third. Ano sabi? Oh. Sana hinigaan mo yung... Oh, walang second, tsaka third. Ganun kaiwan, ganun kaiwan sa kanya yung mga karirista. Yo, kaso walang cash prize. Hindi ko namangat mag-champion. Kailangan ko dun yung pera. Eh. Pero may kalaban. Pero may kalaban dun, may kalaban. Marami. Kala ako mag-isa lang din. Hindi. Isa lang pala lang. Init niya lang yung time. Time trial pala, no? Damn, ito, may tanong ako. Ito, tanong ni Cain. Cain. Kung ikaw ay kasali sa death row, mamatay ka na. Eh, ganun yung parusa sa'yo, ha? Ano ang last meal mo? Oh! Okay, simulan natin sa'yo. Ano ang last meal mo? Kasi di ba bago kapit tayo doon, papakainin ka ng kahit ano ng ano mo, di ba? Ha? Anong last meal mo? Anong kakainin mo? Pag meal ba yung parang ano lang yun, di ba? Ay, pusi iniisip mo. Hindi, hindi. Feeling ba yun? Yan, yun ang meal yun. Last na kain! Last na kain! Last na kain! Last na kain! Ay, talaga! Pasagutin niyo muna si Budoy. Kaya kinaklaro kung ano yung meal eh, no? Pagkain ba talaga? Sabi niya ano, pagkain ba talaga? Kasi sa akin, buffet eh. Pre, kasi luto rin ni God yun eh. Pinakamasarap na luto ni God yun eh. Ang huling kain. Hindi na nakasagot si Budoy, oh. Tayo na nyo. Pwede ba yun? Yung nahilingin mo? Yun ang gusto kong kainin eh. Bakit ba? Paano kaya nila ibibigay yun, no? Paano kung yung sagot kailangan nalulunok? Ibang ano rin yan, pre. Doy, ano ang gusto mo? Kakainin ko yung hindi ko kinakain. Ano ba? Hindi ko alam kung ano yung okay. Bad trip naman. Ano, kakain ka ng pickles? Mga ganun? Eh, wala. Mamamatay na ako. Yun lang naman yung hindi ko nakain sa tala ng buhay ko eh. Ah, yung hindi mo pa nakakain? Oo. Kumbaga, hindi yung ayaw niyang kainin? Yeah. Yung ganun, hindi pa paano pag biglang hindi mo pala trip yun? Oo, baka hindi mo trip eh. Tsaka ang dami mo. Hindi na ako makingilam. Sige, gusto. Hindi, yun na sinabi. Hindi, trip niya yun eh. Yeah. Oh, ikaw. Yung champion niya. Oh, ikaw D2B. Pagka tapos ba ng meal, mamamatay ka na? Okay, parang basically, ganun na yun eh. Oo nga, so wala. Wala? Fasting ka, fasting. Fasting? Oh, diet ka pa rin, oh. Pare. Bakit? Anong... Yung lang gusto ko ngayon, yung lang naisip ko, wala. Wala kang kakainin. Wala. Kasi mamamatay na ako mamaya, di ba? Maglo-load na lang yan bago bitayin. Kung pwede yung ganun, di ba, pre? Kung pwede yung ganun. Sasabihin nung mambibitay sa'yo, sige, buhayin na lang yan. Wala ka nang gusto kainin eh. Buhay ka pa. Buhay pa. Ace, ikaw Ace, ano huli mong kakainin? Hindi ko nga maiisip eh. Puta kanina, uy, ikaw pa hindi nakaisip. Ah, sa bagay, ang dami mong gusto eh, no? Dami kong gusto eh, hindi ko maiisip. Hindi lahat, pwede. Frank, napapaisip ka dyan, ha? Napaisip din ako eh. Hulaan ko kay Frank, ko. Ha? Hulaan ko kay Frank. Hindi, huwag mo na hulaan kay Frank. Isa yun, ha? Isa yun lang. Kahit anong masarap, okay na yun. Mamatay rin naman tayo. Kailangan mo na mag-decide ngayon, Ace. Mamatay ka na. PG-PG na nanay ko siguro. Okay yun ah. Good answer yun, mate ah. Na-promote pa si nanay, no? Ay, ikaw daw. Sa akin rin, luto. Okay yun ah. Bawiin ko na lang din sa akin. Luto ng nanay at tatay ko yung huli kong kakainin. Wala na pare. Wala na, nabitay ka na pre. Kinain mo yung hindi mo pa nakakain. Bitay ka na. Ano sa'yo doon? Kinaya mo na yung pichi-pichi. Tumatay ko natin. Siguro ano lang sa akin, Goy. Yung spam na burnt and crispy. Spam na burnt and crispy. Yan, maraming ganon yun.
All right. Sarap. With kanin yan. Eh, lahat. Okay. Saing pa kayo. Ketchup with nor. Ikaw, Del. Ano, Bigol Express na Air Mat. Yay! Bagal niyo, pari. Hindi mo narinig yung Air Mat. Wala, wala akong order rin. Ako, luto rin ni Mami. Ano mismo? Tortang talong tsaka munggo. Oh shit, munggo! Plus bagong saing na kanin. Swap tayo, pre, swap. Ano ba? Bigay na. Sabi lang Zelda, sabi lang Zelda. Nabitay ka na, tol. Nabitay ka na. Ikaw, Koy. Ikaw. Sabing spam ko, ya. Oo nga. Sabi na ni Pudong, eh, no? Marvin na starving. Wow. Ewan ko siguro, tol, ano, pwede namang may... I'm a protein bar, bigyan. Boring pa yung protein bar, walang tubig. Disiplina pa rin eh, no? Protein bar, walang tubig. I-advance na natin. Ano, magre-request ka ng pagkain pero baron pa rin. Hindi. Di ba pwede naman may mga panimula ka? Main kahit ano. Meal naman eh. Meal. Oh, gusto mo, 21 course meal yun sa'yo. Oo. Oh. Oh, gusto mo may caviar. Ang macaroni salad ba dessert? Hindi. Appetizer. Hindi. Umpisa yon, pang-umpisa. Macaroni salad. Oh, side or, dish. Side, so, side, okay. Dish. Side dish. Siya. Ah, side dish. Okay. So siguro... macaroni ni nanay. Macaroni salad ni nanay. Tapos spam, pero hindi yung... Burnt and burnt, crispy. Hindi. Yung sakto lang yung timpla. Na ikaw nagluto. American slice. American na slice. American makapal. Slice. Yeah. American slice. Pinoy na size, paparamihin yung isang lata sa Pinoy. Mga tatlo lang, gano'n. Tapos, white rice. Pero gusto ko basmati rice. Tapos, wait. Tapos, ano, nati chocolate. Yeah. Pagkatapos ka. Dominoed, guys. Hindi ko lang, ba't ang dami nung iyon? Dabawiin ko rin. Sabi ko, pwedeng meal. May dessert pa. Wala na, nabitay na kami niyan. Wala na. Umiling ka pa. Express lang yun sa akin. Ganyan kang tropa, hinayaan mo kaming mabitay lahat tapos ang dami mo palang o-orderin. Di mo man lang kami sinabihan. Prank, dagdagan mo yung order mo. Koy, ang dami mong order, naubos na yung oras natin. Tol, may dessert pa? May dessert pa siya. Ewan ko, ba't nyo naisip yun? Pagtapos namin mamatay, para nag-celebrate pa. Oo nga. Kaya may milk tea ka pa niyan, tol. Ang dating kasi last meal, isa lang. May Thai milk tea pa yan. Sabi niya kasi milk. Kaya nga, ikaw na yung nag-correct na eh. Nung ikaw na isasagot eh. Biglang kinlaro niya eh, no? Hinayaan kanyang spam lang yung iyo, no? Ano, may Thai milk tea ka pa niyan. Anong drinks mo? Ako, ulitin ko sa akin. Thai milk tea, no sugar yan. Ulitin ko sa akin. Masyado matamis Thai milk. Coke yan, siguro. Siguro milk tea sa akin. No sugar. Pero no sugar pa rin. Walang coke? Na hindi ako mag-cook. Royal, mamamatay. Mas ma-enjoy ko yung hindi ka nakapag-cook. Patay ka na. Wala ka kang cook. Spam ka lang tsaka kanin. Puta, wala man na akong drinks, tol. Tapos pag pag binitay na ako, di ba? Siyempre, patay na rin kayong lahat. So, magkikita-kita tayo sa langit o magtatanungan tayo, ano yung order mo? Yo, ganda na lang itong podcast na to. Yo, Patrick.com. Yeah. Attitude Clothing PH.